Hello, Bigal Love. Shout out para sa inyong lahat dyan. Balik na naman ang beauty ko. Kasi, hello, Johnny Eaton. Me, RC Ball. Hello po, Mama Eames. At my lifestyle. Bakit na nahimik si Tina Cano? Yan ang malaking question. Hello, my lifestyle. Ewan ko ba? Sana mapakinggan natin ang side ni Miss Tina Cano. Kung nandito man siya. Kasi tagal ko na rin hindi nakarinig sa kanya. Baka nagtampo. Oo. Baka nagtampo. Dalit lang. Kasi guys, alam mo naman yun. Ma-private kasi si Miss Tina Cano. Ma-private yan. Kilala-kilala ko yan. Alam mo, sa loob lang ng isang, sa loob lang, siguro mga 1 month over, na, magmula nung kami nagka-close, at, nandoon si Miss Tina Cano sa live ni Lakay. Oo, kasi alam nyo guys, itong phone ko nakasupport din kay Lakay. Ano, yung kanyang ano, nandyan si Lakay. Nakasupport yan. Nag-text na ako kay Lakay. Sabi ko, naka-on ang phone ko sa'yo. Pero may LS lang ako. Kasi ako, yan. Kasi ako, ano ako yung spontaneous, pabugso-bugso. Kung ano man naiisip ko, yan nilalagay ko. Ginagawa ko. Pero nitong lately, magmula nung nag-live stream ako patungkol doon kay Michelle Japina, natahimik siya. Kasi normally, nagsasabi siya sa akin, papunta na ako ng work. Yan, early in the morning, 5 o'clock dito, 6 o'clock doon, ang gising ni Miss Tina Cano. Hi, Myla. Salamat. Rais Resilient. Salamat sa inyo na nakasupport kayo. Busy ako kanina, sabi ni Victoria's Choice. Okay lang, Victoria. Salamat na nandito ka para support. So, bawat 5 o'clock in the morning ko dito, nagtitext talaga yan si Miss Tina Cano sa akin. Ayan, mamamaalam siya. Sabi niya, Madam, good morning. Naggagayak lang ako. Papunta ako ng work. Yan. So, oh yun. So, tapos habang naglalakad yan, nagtitext pa rin papunta ng work. Kasi mahilig siya maglakad papuntang work. Dahil yun, parang exercise na rin niya yan. So, now, pag nasa lunch break naman siya, ito, sabi niya, uy, nag-live ka pala. Ayan, nagtitext ulit yan. Tapos, yung pagpaalis na siya ng work, siguro mga 3-4 o'clock in the morning, in the afternoon dyan sa Japan, magtitext ulit yan, magpapaalis na ako sa work, kanyan. Tapos, habang naglalakay, nagtitext yan. Kaya sabi ko, kami nag-uusap ng 6 to 10 times a day. Yan, marami siya mga sinishare. Yung para siyang, ano, bubbly. Ah, ganyan, habang naglalakad. Yung parang naubos sa hininga kasi lakad na siya, ilakad. After ng live ko, natahimik, nagtataka ako. Sabi ko, baka naman sumama ang loob dahil doon sa aking LS kay Michelle Japina. Tapos, nag-text ako sa kanya kaninang umaga. Sumagot naman. Sabi niya, good morning po. Sabi ko, galit ka sa akin. Sabi niya, hindi. Sabi ko, you sure? Are you sure? Yes, sure. Sabi ko pag ganun. Hindi, sabi niya. Nabisi lang ako. Nabisi lang talaga ako. So, ayun nga. Nabisi nga siya. So, hinayaan ko siya. Akala ko galit. Sabi ko, let her calm down. Para naman eh, magkaroon siya ng ano, yung peace of mind. Pero hindi ako mapakali. After like, I feel like there is something going on. Pero sabi ko, is it about the LS?
Ay, hindi, sabi niya, sabihin mo sa akin totoo, no? Tapos yun, sabi niya, okay naman, I'm not affected, sabi ni Miss Tina Cano. I am not affected. Sabi ko, elaborate. How do you feel about my live stream kay Michelle Japina? Sabi niya, I'm good. Sabi niya, I'm good, sis. I'm not so affected. It's not like daw nung bago pa sila nagkasiraan, affected siya. Oo, inaamin niya, affected siya. Pero mahigit ng isang buwan na, araw-araw kami nag-uusap at tinatanong ko siya, how are you feeling? Hi, Lani Carmelotes, MD012, hello po. Oh, nandito na pala si Miss Tina Cano. Welcome, Miss Tina Cano, kasi ang tanong ni... Yan, ang tanong ni My Lifestyle. Bakit na nahimik si Tina Cano? Ayan, please welcome po natin si Miss Tina Cano. Ayan po ang hagdan kasi gusto po namin malaman, Miss Tina Cano. How do you really feel? Ano pakiramdam? Maraming nagtatanong na bakit ayaw mong sagutin bawat lahat ng live stream ni Michelle Japina sa iyo, patungkol sa iyo, pasaring sa iyo, bakit ayaw mo daw sagutin? So, ayan ang hagdan po. Para po sa iyo yan. Hindi ito para sa akin, kundi si Hi, Jean. Hindi, ikaw ba si Jean na aking, parang Jean na aking pamangkin sa Osaka? Oh, parang pamangkin kita eh. Opo, nandito na po si Miss Tina. Tina aking. Hello po. Hello po. Good afternoon po dyan sa Japan. And big love shout out pala sa mga Japan Fresh at TMJ. Tina Clubs. Tina yata na ano mo. Hello po. Hello po. Good afternoon po dyan sa Japan. And big love shout out pala sa mga Japan Fresh at TMJ. Tina Clubs. Tina yata na ano mo. Hello po. Bakit nagdoble yung ano? Handali lang ha. Nagdouble ang sound. Baka sound mo to. Oh, sandali lang po ha. I-mute ko yung... Okay. Nagdouble ang sound. Baka sound mo to. Oh, sandali lang po ha. I-mute ko yung... Okay. Nagdouble ang sound. Sandali lang po ha, i-mute ko yung bumaba po siya, baka yung sound system ay may diferensya, no? Hello, Ma'am Shi. Hi! Kadiyot lang. Hello po. Yes. Ganun ba? Ah, okay. Okay. Oh, sige. Welcome po natin ulit si Miss Tina Cano. Ganun ba? Okay na. Okay na sound. Okay. Doon na po okay, isang ano. Sige. Welcome po natin ulit si Miss Tina Cano. Ganun ba? Okay na. Okay na sound. Okay. Miss Marlene. Doon na po okay, isang ano. Sige. First of all. Welcome po natin ulit si Miss Tina Cano. Ganun ba? Okay na. Okay na sound. Okay. Miss Marlene. Doon na po isang ano. Sige. First of all. Welcome po natin ulit si Miss Tina Cano. Ba't ganun? Ganun ba? Na-static. Okay na. Okay, lahat ng gadget ko, Miss Tina Cano, ay naka-off na po. So, meron ka pa bang ibang gadget na naka-on? That's a question. Manilib ako, babalik ako ulit. Lahat ng gadget ko, Miss Tina Cano, ay naka-off. Okay. Bumaba po si Miss Tina Cano. At... salamat sa inyong lahat na nandito. At wala po akong babasahin dito.
Mami Pia, hello po. Labi tamsak. Mamsi, salamat pag-anini mo din ni Mamsi. Hello Maricho, Binson Hag, sayan. Sino pa yung ibang nandito? Si Jean. Ayan, Myla Dugilio. May lifestyle siguro. Ayalaw niya ng gulo. Aha. Si Ma'am Tina, yung tao na marunong magpigil ng nararamdaman at ayaw niya masakit ng damdamin. Yun ang tingin ko sa kanya. Tama. Tama. Nakaup. Siguro sa sound system ni Miss Tina Cano siguro ang may problema, no? Kasi naka-off lahat ang aking gadget eh. Yes, lahat yan. So malalaman natin ngayon ano ang nararamdaman niya. MJ, Ma'am C, early morning pa dito sa London lang ga. Ay, gabi na din hi Ma'am C. Ma'am Cines. Lani Carmilotes, nandito si Ma'am Cines. Ayan, nakasub ka na ba kay Ma'am Cines? Ma'am Cines, meet Lani Carmilotes, taga Davao po. Taga Davao. Di off ako today, makisaw-saw. Ayan, si Pripas. Dali lang po, ha? So, yun nga yung istorya nga, no? So, araw-araw kami, tuwing umaga yan, tumatawag si Tintin sa akin. Sabi niya, good morning po. Ayan, mapunta na po ako ng war. At mag-ingat ka. Ayan ang mga ano niya sa akin, mga banat niya sa akin. Pinipix lang daw niya ang kanyang ano, pinipix lang daw niya ang kanyang speaker yata. So, after nga, di parang natahimik. Sabi ko, sabihin mo sa akin, ano ba talaga? Sabi niya, no, I'm not mad at you. I'm good to go. I'm just busy. Sa party naman dyan, hindi naman ako affected na, you know, I'm gotten over it. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, parang manhid na siya. So ito na, oh, hagdan ulit, Miss Tina Cano. Akyat ka ulit, madam. Thank you. Ayan. Much better. Hello. Hello. Hi. Sorry. Yes. Better. Ganda na ng sound system. How are you? Kumusta ka? I'm fine. Ang galing mong humayop ng attention ko, ano? Okay, first of all. Ikaw naman kasi eh. Sabi ko, hindi ko na kita napakinggan kanina. Sabi ko, naku ha, nagtampo yata ito. Bigyan ko ng space. Okay, first of tapos, all. Tapos, baka kung hindi pa rin, kung hindi ko makontak mamaya, mag-ILS na lang ako. Ayan. Oh. Yeah. Mm-hmm. Tapos, how's day? How's your day today? Kumusta ka na? I'm fine po. Ano lang, na-groggy lang sa medicine. Yeah. Oh, okay naman yung husband mo. Alam mo kung sino nag-send sa akin ng link mo na naka-live ka? Si Myla. Si alam mo na, hindi ko namin mentionin. Okay. Pero yung baby girl mo, ha? Naku, ha? Lumabas yung aking Japanese word, yung baby girl mo, ha? Nag-text sa akin. Ang cute. Oo. So, talk to us, Miss Tina Cano. How's your, you know, how do you feel about everything? Ay, naku. Ano to, hot seat? Ang dami kasi nagtatanong dito eh. Hindi lang, ako, kina-question ko rin, pero you know, I have so much respect. Sabi ko, siguro in the end, pwede na kitang i-question when I feel comfortable. Pero marami talaga tayong mga followers na nagko-question, bakit daw ayaw mong magsalita? Why you been quiet? About what? About what? Sabi nito, my lifestyle, sabi, bakit na nahimik si Tina Cano? Bakit nahimik? I mean, do you have anything
Sino pa ba yun? May isa pang nag-comment doon the last time. Nag-tick sa akin. Bakit ayaw magsalita after na-bashing daw lahat ng bashing na ginagawa na, daw ni MJ sa iyo? MJ. Oo nga, tama. MJ ba yun? Oo. Mga pasaring daw sa iyo for so many times. Bakit until now you still remain quiet? So, para pagang interview ito galing sa akin. So, I'm trying to interview Miss Tina Cano tonight. First of all, Miss Marlene, ito'y para sa'yo muna, ha? Okay? Para sa'yo muna. Para sa buong nakikinig ng viewers mo. Okay, hindi ako galit sa'yo. Okay? Hindi ako galit. Okay. Pero kung tatanungin mo ako na gustuhan ko ba ang paggawa mo ng live, hindi, of course, kasi alam mo naman yan. Pero, opinion mo yun eh. Naintindihan kita, okay? Mm-hmm. Hindi po, ito'y hindi publicity, okay? Sabi ko nga sa'yo, pag mali, mali magsasalita ako, di ba? Right. At alam ko naman na hindi mo, yung pananahimik ko po, may dahilan yun. May dahilan, okay? Mm-hmm. Isa is, I'm not feeling well. Pangalawa, andito yung asawa ko. Mm-hmm. Pangatlo, meron akong heart problem, okay? So, yun ang dahilan. Then, kung tatanungin niyo naman po ako about sa issue, sino po yung nagtanong? Basta ko po yung nagtanong. Bakit ako nananahimik? Ibabalik ko po ang tanong. Kung kayo po si Tina Cano, mananahimik ba kayo o hindi? Sino po yung nagtanong? Pag nagsalita po ba ako, makakabuti o makakasama? Pag nag-rebattle po ba ako, alam ko kasi yung strategy mo, Miss Marlene, para makuha mo yung attention ko, ginala mo yung thumbnail ko, ayan, nag-pops up sa cellphone ko. Kaya, nakailakay talaga ako, alam mo yun, sinusuportahan natin sila Lakay. Right. And then, pareho tayo nandun. Pati lahat nandun. Nag-tick sa akin, sabi niya, Madam, magla-live ka, nandito kami kay Lakay. Sabi ko, stay lang kayo dyan, dahil nga, supportahan man natin sila Lakay. Yan. Okay, so, wala po akong, okay. Ayaw ko po talaga. Pwede ako magsalita sa channel ko kung gugustuhin ko. Bakit naman nananatiling I remain silence? Kasi sa puso't isip ko, ayaw ko magkamali. Ayaw ko pagdating ng araw pagsisihan ko ang bagay na nagawa na hindi ko gusto. Yung pagiging pananahimik ko is isa ng nakakaparanoid yun. What more pa kaya na magsalita ako? Kung tatanungin niyo ako, nasasaktan ako. Oo. Nagagalit ako. Oo. Take your time. Wala ba akong karapatan manahimik? Kung papatulan ko yung lahat, lalabas na wala akong pinag-aralan. Alam ko tinatawagan mo ko para sumagot. Pagsasagot ba ako makakabuti o makakasama? Kung nag-live ba siya, nakabuti ba? O nakasama. Good for her. Congratulations kung nakabuti. And bad for me. Kung nakasama sa akin, okay lang yun. Ang tanong, nakabuti ba? Nandito pa. I'm sorry to intercept. Pero nandito pala si Michelle Japina nag-comment. Would you like me to read her comment or you keep going and talking? I don't want you to read. No need po. No need to read. Okay. Okay. Wala po akong balak pakinggan. Wala po ako ano kasi. So do I. Okay. No need to read po. No. I understand. I mean, you know, yes. Keep going. Bago muna tayo lumayo. So ako, ayoko po kitang i-open sa live mo. Okay? Ayoko kitang i-open. Alam ko, hindi ko gusto. Ayoko po talaga na. Di ba sinabi ko sa'yo, ayoko mag-rebata ka na. Pero alam ko yung damdamin mo. Gusto mo ako may pagtanggol kasi alam mo mali at alam mong
hindi totoo yun. Kaya ka nagsalita. Pero I prepare talaga po na dapat hindi na lang. Kasi ayoko po talaga. Kasi ayoko pagdating ng araw pagsisihan ko. At ayoko mag-public apology dahil sa mga nasabi ko. Kaya yun po ang dahilan ng pananahimik ko. Irespeto niyo ako, nirerespeto ko kayo. Wala akong naapakan tao. Wala akong naagrabyadong tao. Mas prepare kung masaktan ako kaysa ako makanakit ng tao. Nung nananahimik ako, karapatan ko yun. Sabi ko sa live ko sa'yo, pag nagpapayo ako sa'yo, sabi ko huwag na huwag kang iiyak magdating sa akin. Kasi kasiraan mo yun. Pero hindi ibig sabihin umiiyak ako dahil nasasaktan ako. Hindi. Umiiyak ako kasi hindi ko gusto magsalita. Hindi ko gusto may masaktan at mahahamak. Mas prepare kung ako masaktan kaysa ibang tao na alam ko sa sarili ko na hindi totoo yun. Kaya nga ako nag-live stream because feeling ko, dahil ilang beses mo na akong pinakiusapan, huwag kang magribatal, hayaan mo lang siyang magsalita, ilang live na ang nakakaraan. Okay, ilang live na ako, sabi ko, kasi alam mo, Tina, sa almost over a month nating pag-uusap, pagkakaintindihan, sa akin, parang kapatid na rin kita. Matanda ako sa iyo. So parang tinuturing na rin kitang nakakabata kong kapatid. At sobra ang tulong mo sa akin at sobra-sobra ang mga advices mo sa akin. At lahat, halos yun sinusunod ko. Except for one thing, pag disagree ako. So lately, sabi ko, I'm sorry, Miss Tina Cano, na parang na-concern ako kasi I haven't heard from you, no, in one day. Pag one day, parang one week sa akin. Parang one week. Sabi ko, oh my gosh, okay, ma'am, I'm gonna let her, give her space. And then I'll ask her later. Tapos tinawagan kita, tinext kita. Siguro na sa labas ka, hindi ba nakuha yung text ko. Sabi ko, huwag na lang, mag-live na lang ako. Sabi ko, bakit ka ba nananahimik? So kaya yun nakatalito doon. And since nandito na rin tayo, okay. Ito, pinaklaro ko lang kasi at pinaalam sa lahat na ikaw ay best friend ko, parang kapatid na kita at kilala ko na ugali mo na hindi ka pretender. Kung sino man nagsalita na pretender, siya mismo ang worst pretender ever kasi kilala na kita eh. So that's why a lot of people, ako rin sarili mong kaibigan na gusto mag how are you sa'yo, how are you feeling, ganyan. So, nandito na rin lang tayo, you can speak freely and let everybody know how you truly feel and what you think. I'm fine po, okay. Kung tatanungin mo ako, magsasalita ako o re-rebattle ko pa, anong dahilan? Para ano pa? Wala na pong dahilan. Kasi kung papatulan ko pa po yan, lalabas na wala akong pinag-aralan. Okay? Hindi ko sinabing wala siyang pinag-aralan, pero as much as I can, to keep my silence. Na huwag siyang madamay, huwag siyang masaktan. One, two, three, four, five na live niya. Ni isa doon, wala akong ginawang rebuttal. Ni isa doon, hindi ako nagsalita. One na pinagmumura niya ako. Wala akong sinabi kahit ano. Kasi sa isip ko, kilala ko itong tao na to. Yun ang way niya ng paggalit. Dumating ako sa point na bumigay. And until now, bumibigay. Mananatili pa rin akong tahimik. Hanggang sa ma-realize niya na alam niya, kilala niya ang buong pagkatao ko. Kilalang kilala. Kaya ako disagree sa'yo na i-play mo yung mga sinabi niya. Kasi ayaw kong magamit yan pagdating ng araw sa kanya. Kaya ayaw kong i-play mo yan.
nasasaktan ako kasi pati pamilya niya nagagalit sa akin. Siguro kung malalaman ng pamilya niya kung anong totoo, nabasa ako. Nakatikim ako ng masasakit na salita. Dahil sa pagtatanggol sa kanya. Kung nakakapagsalita lang siguro ako ng Japanese, para may paliwanag kay kuya. Siguro may intindihan, pero hindi. Bakit ko gagawin yun? Mapalad ang nagpapakumbaba kesa sa nagmamataas ng daan yun. Yung sakit na nararamdaman ko ngayon, ngayon lang yan. Kaya ako nagtatawa man kayo sa mga nanonood. Bakit si Tina Cano umiiyak? Thank you po sa inyo lahat. Ganito ako mag-gift. Di baling masaktan ako. Wag lang yung kapwa ko. Maraming nag-PPM sa akin. Na nakakakilala. Bakit hinahayaan mong ganyanin ka? Alam natin sa sarili mo na hindi ka ganun. Bakit hinahayaan mo magsalita yung ganun? Gusto ko maintindihan mo, Miss Marlene. Sana ito na po yung huli, ha? Ito na po yung huli. At hindi na tayo magsasalita ng kahit ano. Kasi alam ko, bawal silang makipag-ribatal. Alam ko yan. Ngayon, kapag sumagot pa siya sa'yo, wala na tayong problema doon. Hindi na natin problema yon. Okay? Kasi kapag nagsalita ka pa, ako nang lalayo sa'yo, wala kang maririnig na salita sa akin, kundi I don't wanna say anything than to say goodbye. Yun lang po ang mangyayari. Kasi, at same scenario, mapagmahal akong tao, mapagmalasakit akong tao, ipaglalaban ko ang isang tao kapag naaapi, magsasalita ako kapag kinakailangan. Pero yung ako po yung aapihin, hindi mo kailangan akong ipagtakot. Magsalita ka lang sandali po, ha? Sandali lang kasi, jijengi lang ako. Pero nakikinig ako sa'yo. Ayaya. We'll take your time. Sa lahat po na nanonood, pasensya na kayo. Kung ako naging emotional ganun, sabi ko nga, nung mga nakaraang live ko, kung gusto mo akong tirahin, tirahin mo ako pagdating sa kaibigan. Kung gusto mo akong mapaiyak. Ang kaibigan po kasi, pinahahalagahan yan. Tinitreasure, ini-earn. Hindi po ganun kadaling humanap ng totoong kaibigan. Napakaraming kaibigan, pero napakahirap yung totoong. Hanapin yung totoong kaibigan. At alam ko sa sarili ko, kaya nagkakaganyan yan. Dahil hindi siya makamove on. Kung nagsalita ka man sa live mo, isa, dalawa, tatlo, apat, hindi kita pinatulan, hindi kita sinagot, hindi kita, wala ka narinig sa akin. And until now, bakit ako umakyat sa live ni Miss Marlene? Kasi akala ko kung anong issue niya kasi nakalagay ang thumbnail ko. Ganun ang attitude niyan. Kapag gusto niya makuha ang attention ko, ilalagay niya yung pangalan ko. Siyempre, aakit ako. Kasi talagang hindi ko siya i-message. Ang pananahimik ko po kasi, may dahilan yun. Mas prepare kong manahimik kesa kalad ka rin ang pangalan ko ng isang taong alam niya sa sarili niya, lahat ng sinabi niya ay kabaligtaran. Kahit minsan hindi ako nagyabang, kahit minsan, hindi ako nagsalita ng kasinungalingan na ikapapahamak. Iisa-isahin ko po kayo nag-message sa akin, ha?
sana nakikinig po kayo. Kung hindi ko man po sinasagot ang mga tawag ninyo, mga reply, hindi ako nagre-reply, pasensya na po. Mas prepare kong manahimik kesa makipagsabayan. Nakilala niyo akong ganito, pwes matatapos po akong ganito. Hindi po publicity ang hapon ko. Kaya nga mas prepare ko na nahimik ako eh. Kasi ang pagsalita ni Tina Cano, ko ako po ay magsasalita at sasagot, alam ko pong hindi niyo magugustuhan. Kaya mas mabuti nang ako'y nababas kesa sa mabas ang isang tao na alam kong pinahalagan ko. Sad to say is, ganun lang pala ang pagkakaibigan mo. Ganun lang pala. Now, pag nag-live ka at nag-live ako, manonood ang pamilya mo, nagagalit sa akin. Kasi akala nila totoo yung sinasabi mo. Alam ba nila kung paano ako ibas ng tao sa pagtatanggol sa'yo? Alam ba nila? Nagmukha akong tanga sa live mo. May pagtanggol ka lang. Nagmukha akong tanga na sulsulera na akala nila ako nagpapahamak sa iyo sa mga kalinga. Hindi totoo yan. Misinterpret nila kung ipapublic mo yung live mo about sa pagtatanggol ko sa iyo. I-private mo nga kasi hindi mo makaya na ako ang nabas ng tao. Tapos magsasalita ka ng again, sabi. Again sa akin. Thank you. Thank you so much. Napakasalamat. Salamat akong ginawa mo yun. Ano ba, kaya mo pa mabistina o i-stop natin itong live? It's okay, kasi nandiyan na yung kasalanan mo to eh. Kaya this time, kung magagalit ako sa'yo, okay lang tanggapin mo, ha? Alam ko, ang damdamin mo, gusto mo lang mailabas ko. Eh kasi nga, magkaiba naman tayo, strong ka ako, hindi strong. Ang pananahimik ko po may dahilan. Gusto ko pa rin manahimik kasi I'm giving her a chance na ma-realize. Pero hindi, mali pala ako. Pag nagsalita ba ako at mananahimik, may mababago? Mababalik ba? Mababago ba niya yung sinabi niya sa live niya? Hindi, di ba? Nasabi is nasabi. Nasira is nasira. Yung tawanan ka ng isang tao, alipustayin ka, ikinahihiya ka, mababago pa ba yun? Alam ko sa sarili ko, bakit mo ginagawa yan? Okay ka na? Uminom ka muna ng tubig. So mabuti nga, naiyakan mo na ito. Lumabas na sa dibdib mo. At siyempre, I'm sure na sa buong isang buwan, dalawang buwan na pag tahimik mo, ang dami mong kinikim-kim, kailangan mo rin ilabas para you feel good the next day. Ang kaibigan po, madaling hanapin. Kahit saan, pwede kang humanap ng kaibigan. Ang tanong, totoo bang kaibigan? Mm-hmm. I know it's really hard to find good one.
Hindi ko sinabing good ako at hindi ko rin po sinabing bad ako. Pero I know myself better than anyone else. Wala po akong dapat ipaliwanag sa inyo. Wala akong dapat ipagribatal kasi ako ito eh. Mas prepare kong remain silent. Kasi sa puso isip ko, hindi ko gustong gawin. Nasasaktan ako. Para akong sinaksak sa dibdib. Para akong yung magsalita ka sa live, nakala mo lahat totoo. Isa na yun. Isa ng matinding dahilan. Ni minsan hindi kita pinahamak. Ni minsan hindi ako nagsalitang masakit sa'yo. Inantag mo ako ng chat. Anong narinig mo sa akin? Mas gugustuhin ko ako ang nasasaktan kesa ikaw ang masaktan. Kasi alam ko sa sarili ko kung paano ko i-handle ang utak at isipan ko. Pero ikaw, kaya mo? Nanatili akong tahimik kasi ayaw kong pagsisihan ng bandang huli na magpapablik apology ako dahil sa mga nasabi ko. Galit nga ako na nasasaktan ng ibang tao eh. Ayaw ko nga madadrag ang pangalan ng kahit na sino kung nagri-rebattle man ako para lang magpaintindi. Sa magtatanong, sige po, malaya kayo, siguro okay na ako. Nakaiyak na ako eh. Okay na po ako. Okay na ako. Pwede niyo akong tanungin. Okay, free na daw magtanong. Kasama pa si Michelle Japina dyan o hindi? Kasi ba-block ko siya. It's okay. It's up to you. Live mo to eh. Your choice. It's your choice. Live mo to eh. Okay lang. Okay. Wala po basahin ko. Basahin ko. In fairness sa kanya, basahin ko to ha. Okay. Umpisan ko sa taas. Alam nyo kasi guys, alam ko nasasaktan si Tina Cano. Napunta pa ng hospital yan, lahat may inaarugang anak, asawa, sarili niya, trabaho, nai-stress. Ang dami niyang kinikimkim sa puso niya. Gusto kong mailabas. Yan ang tunay na kaibigan. Palabasin mo ang lahat ng sama ng loob mo. Iyakan, umiyak ka. Kasi ako, pinagsabihan niya, huwag na daw umiyak, pero ito, umiyak siya. Hmm? Tumigas na ang puso ko. Alam ko na sa pagtuturo ni Miss Tina Cano. Dini-disrespect ko ba siya na tinawag ko siya dito? Hindi po. Hindi po. Kasi gusto kong maipalabas kasi hindi yan talaga. Na-block na niya si Michelle Japina. Ha, nag-block ka na sila kasi ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Ayaw na niyang maulit. May takot na po si Miss Tina Cano. May takot na siya kay Michelle Japina ang pagtatraidor sa kanya. At lahat-lahat ng ginagawang kabastusan, ayan, sabihin ko na ha, dahil nag-uusap po kami. Ngayon, sabi ko, ilabas mo, ilabas mo. At salamat naman, tapos sa siyang umiyak, nakahinga na ng mabuti. Hindi ko to ginagawa para makialam, wala akong pakialam sa pagkakaibigan ninyo dati. Ang pakialaman ko, ah, ngayon, concern ako sa Miss Tina Cano, dahil nga, tumahimik ka ng one day and a half. Okay? Sobra na kaming affected. Sabi ni Michelle Japina, sobra na kaming affected kaya manahimik ka na po kami. Ang sinasabi mo ba'y affected ikaw at si Tina at ako'y papanahimikin mo? Dali lang po ha. Sagutin ko yan. Hanggat nagpipigil pa rin ako, wag ka sumagot dahil ayaw ko din
mas mapasama ex-BFF ko dahil nasira kami sa mapapanggap na tulad mo. Okay. Mapagpanggap na katulad ko dahil una pa man, Michelle Japina, pinagsabihan mo si Miss Tina Cano, lahat ng kaibigan ko kaibiganin mo, huwag lang si Marilyn Chang. Ha? Kahit sa ilis niya, binabastos mo siya. Ikaw ang traitor. Ikaw ang silosa. Ikaw pabugso-bugso ng damdamin. At ikaw gusto mahawakan ang isang tao sa liig na ayaw na magpahawak sa iyo. Pinagpipilit mo pa rin ang sarili mo sa kanya. Ha? Oo, nagmahalan na kayo noong panahon pa. Ako, kasalanan ko dahil ikaw mismo nagbigay ng itbi ko kay Miss Tina Cano. At nang binigyan ako ng chance si Miss Tina Cano, nabigyan ako ng chance na para mapabuti naman ang pagkatao ko. Ngayon ayaw mo na napabuti ang pagkatao ko at feeling mo na walang ka ng kaibigan dahil nakipagkaibigan siya sa akin. Ha? Napakakitid naman ang pangunawa mo, Miss Japina. Sino bang matured sa atin? Ikaw ako. Ha? Para yatang, kailangan mong mag-matured eh, para maintindihan mo ang mga matured na taon na nag-uusap po. Okay? Huwag mong tawag nun, i-blame sa akin. Ikaw ang may kasalanan sa pagkasira ng pagkakaibigan ninyo kasi magmulat sa Paul, hindi niya sinira ang pagkakaibigan niyo. Dahil ba nakipagkaibigan si Tina sa akin, kinaaway mo? Selfishness po yun, Michelle Japina. Selfishness and jealousy. Okay. Wala kayo, ikaw. Alam mo gaano katalim ang relasyon ng Oy, gaano pagkatalim ang relasyon ninyo? Matalim ba? Gaano katalim ang relasyon niyo? Eh bakit gawa-gawa ka ng video? Bakit gawa-gawa ka ng mga pasaring laban sa kanya? Ganyan ba ang pagmamahal ng isang kaibigan? Sinasaksak mo sa likod, pinapahiya mo, ini-slander mo? Ganyan ba, Miss Japina? Kung matalim man, napakalalim man ang inyong relasyong dalawa. Kung gaano ang karispito ni Miss Tina Cano sa iyo, dapat ganun din ang pinapakita mo sa kanya. Dahil dapat kayo nagkakabalikan ng inyong sariling relasyon na hindi ako at wala akong kasalanan. Kahit minsan, Michelle Japina, wala akong sinasabi sa iyong masama nung nagkakaibigan kami ni Miss Tina Cano. Ayan, magtanong ka sa kanya. May sinasabi pa akong masama laban sa iyo? Ikaw ang dami mong mga sinasabi laban sa akin. At ako pinipigilan ni Miss Tina Cano for almost 2 months. Huwag mo nang i-rebattle. Huwag ka nang sumagot. Labin mo na lang. Ay, hindi ko pwedeng labin ang mga taong traitor. Sabi ko, hindi pwede sa akin yan. Pinagbigyan ko na, iniyakan ko na sa LS mo, Miss Tina Cano. Anong ginawa? Pagkaalis niya doon sa LS, hindi pa tayo tapos, tumalikot siya, bumaba siya ng hagdan, at nag-LS ng sarili niya. Walang respeto mga ganyan. Yan ba ang sinasabi mo, kaibigan? Tama na po yung huwag natin pabain yan. Hindi, sinasagot ko lang siya. Okay? Sinasagot ko lang siya. Para malaman ng lahat. Ako, wala akong sinabi na single thing sa iyo, Michelle Japina. Nung lumapit si Tina, hindi si Tina lumapit. Ako ang lumapit sa kanya. Dahil nung panahon na yun, wala akong makausap, wala akong makonfide in, at nakinggan niya ang side ko. At nakita naman niya, totoo naman ang lahat ng mga sinasabi ko. Ever since, wala akong sinasabi about you. Hindi ko pinapakialam ang relasyon ninyong dalawa. Pero ikaw, araw-araw, gabi-gabi, tinitext mo siya, binabother mo siya, pinagsabihan mong huwag akong kaibiganin. Huwag na huwag ako. Kung di, mawawala ka sa kanyang buhay. Yan ang sinabi mo sa kanya. Ikaw ang umalis sa kay Tina Cano, hindi si Tina Cano umalis sa iyo. Ngayon ako may kasalanan. Pinapalabos mo dito, ako may kasalanan. Ha? Aba? Oh, tindi mo namang bumahanat. Wala akong sinasabi sa iyo na kasamaan sa iyo. Magmula nung kami ni Tina Cano ay nag-uumpisang nagkausap, naturuan ako na magandang asal. Hindi ka ba natutuwa no, na nag-iba si Marilyn Chang magmulat sa Paul? Na napabuti ako ng ex-best friend mo?
Dapat magbunyi ka. Ang ganda pala na nagawa ng aking ex-best friend. Wow! Dapat na proud ka eh. Pero hindi. Lalo mo siyang kinasusuklaman sa magandang ginawa niya sa akin. At ang kinalabasan ng ugali ko na gumanda, tama, gumanda ang aking LS, gumanda ang pakitungo ko sa lahat ng tao dito sa LS, nag-iba talaga ang ugali ko. Yun dapat ang kinatuwa mo. Kung hindi ka selfish na kaibigan, hindi mangyayari ito kasi ikaw lang naman talaga ang umalis eh. Ikaw lang naman talaga ang galit. At ikaw lang naman talaga ang gustong humawak sa kanya sa liig. At ikaw lang talaga ang pirming bintang ng bintang sa kanya at sa akin. Masyado kang paranoid. Masyado kang silusa. Akala mo, ako nagsira sa inyong magkakaibigan? Hindi po. Kailan mo siya dinipindahan? Never. Pero ilang beses kang nag-ILS laban sa kanya. Pinapahiya mo ang sarili mong ex-best friend. Ngayon, sabihin mo, kasalanan ni Miss Tina Cano na nagkasira kayo. Ikaw ang may kasalanan dyan. Hindi ako. Nandito na rin lamang lahat ng tao nakikinig. Ngayon magsabihan na tayo ng totoo. Nasa harap si Miss Tina Cano. Marilyn Chang, wala ka na bang makuntin? Hindi ba pwede ayusin mo edad mo sa mga... Oh, ayan ha. Ayusin mong edad ko? O ano bang problema sa edad ko at dito sa LS ko? Dahil prangka ka ako magsalita? O bakit nasasaktan ka, Michelle Japina? Ha? Sa mga pinagsasabi mo at ginagawa? Ano bang pinagsasabi ko at ginagawa? Pinagsabihan lang kita. Sobra ka na. Nagtitimpi ako sa iyo. Ha? Sobra ng pambabastos mo kay Miss Tina Cano. Ni minsan, wala akong sinasabing masama kay Miss Tina Cano. Walang pambabastos. Full respect ako sa kanya. Kung ikaw, kaibigan niya, hindi mo marespeto? Ipag-aayos? Ipag-aayos ko kayo? Sinabi mo nga, huwag makialam sa inyo. Eh, bakit ako makikialam? Bakit ko kayo pag-aayosin? Sinasabi mo nga, huwag makialam sa inyo. Ngayon, nagbago na naman ang tono ng boses mo. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, ang para kang tuta. Bukas, tigri ka. Iba-ibang ano mo eh, yung ugali mo. So, who can I trust? Mas trust ko pa ito kaysa sa iyo. Kasi ikaw, pirmi mong tinatraidor, kaibigan mo. Tinatraidor mo ako. At lahat sinasabihan mo, kasalanan ko. Ikaw may kasalanan, Michelle Japina. Ikaw ang umalis. Ikaw sumira ng pagkakaibigan ninyo. Sa sobrang pagkasilos mo, silusa ka, nawala sa lugar, dapat pinagbunyi mo at ang gandahang gawa ng iyong ex-best friend na kinalabasan sa pag-uugali ko ngayon, pananalita ko ibang-iba na. Pero ikaw, bastos ka pa rin. Kahit na magpapakabait ka dito, Michelle Japina, bastos at bastos ka pa rin ta. Kasi yan ang kinalakhan mong pagkatao. Kasarili ka kasi eh. Ikaw ang sumira sa inyong dalawa, hindi ako, hindi si Marilyn Chang. Maganda nga itong ginawa ko na palabas ko ang sama ng loob ni Miss Tina Cano dito. Hindi ko kayo palabas yan over the phone. Dito at least mailabas niya lahat ang kanyang saluubin laban sa iyo. Kasi sinusuka ka na sa lahat ng mga ginagawa mo sa kanya. Sobra-sobra naman talaga eh. Alam po lahat yan ng nakakakita. Lahat ng mga followers ni Miss Tina Cano. Lahat kahit ang followers mo, Michelle Japina, nakikita yan. Lahat ng mga followers ko nakikita. Lahat! Ang pangbabastos mo sa kanya. Ngayon sabihin mo, ako may kasalanan at huwag pakialam. Kailan ba ako nakialam sa inyong dalawa? Aber nga, Miss Tina Cano, magsalita ka nga. Kailan ba ako nakialam sa inyong dalawa? Ever since na tayo nag-usap. Kailan ba? Para alam po niya. Salita nito. To be honest, question, answer, yeah, nakialam ka the other night kasi nilive mo yon. Pero before that, no, never that. Uh-huh. Before, sorry po, being honest lang ako ha. Yeah, ayoko dumating sa point na ganito, magpapalitan, lalo hanggit nandito po ako. From the start, ayoko ng publicity. Ayoko po talaga nadadrag ang pangalan ko. Lalo hanggit nandito asawa ko eh. Pero ganun pa man, malaya ako nakakapag-live, nakakapag-chat sa iyo.
kasi minsan alam mo naririnig mo pa, nag-uusap kami, 'di ba? Nakikipumapasok siya, 'di ba? Nag-uusap ako, nanghingi ako sa apology kahapon ah, nung pag-, yeah, accepted po. Okay. Accepted po. Okay. Alam ko po, may reason ka eh. Naintindihan ko na 'yon. Pero ang sabi ko sa iyo, aware ka o maging prepare ka, alam ko re-rebattle ka niyan. Pero na-realize ko na bawal sila mag-rebattle kasi nasa Unicup team siya. Bawal sila noon. Anong i-rebattle naman niya sa akin doon? Lahat naman na sinasabi ko, puro katotohanan laban sa iyo. As a friend, okay. I cannot just watch. What I mean is, ito man po ang masasabi ko ha, good man yan o bad na rebattle. Ang point ko doon is, masisira ang reputasyon niya kasi nasa Unicup siya. Yun ang ibig ko sabihin. O dapat kaya, hindi na niya inumpisahan. Yan ang kasabihan. Wag don't start a battle without winning a war. Pag kinurus mo, friend ko, kinurus mo ako. Ganun lang yon. Kasi, hindi naman ako pwedeng nakatanaw lang in distance. Okay, basahin mo yung... Hindi naman ako pwedeng makatanaw lang sa distance, no? Na inaabot ko lang ganyan. I know that you don't talk. I know that. Okay. Hello guys. Miss Marlene, basahin mo yung message, may message. Sabi okay. Bakit gusto, sabi ni Love Camer, bakit gusto mong pag-awayin sila, madam? Dapat dahil ikaw ang matanda sa kanila, ikaw mag-ayos. Hindi po, Love Camer. Hindi ko sila pinapag-away magmulat sa Paul. At hindi ako nakikialam sa kanilang relasyon magmulat sa Paul na nagkakaibigan kami ni Christina. Niwala akong single isang word na binanggit laban kay Michelle. Wala. Okay? Ngayon, dahil sa ugali ni Michelle na napaka-tridor, ilang beses na siyang umakyat sa aking LS, she's been trying, and then umakyat doon sa LS namin ni Miss Tina. Para maging fair. Okay. Pa nga yan, akala ko everything was done. At yan ay actually witness po ng marami doon. Kasama na po si Buwan TV, na witness niya yon. Na pag sumamo ko, nag-apologize sa Miss Hildepina, yun ganun na lang. Pero hindi niya pinahahalagahan yun. Imbis binastos niya kami, bumaba at nag-LS as if nag-apologize sa Marinsang. It's a victory. Yan ba? So, should I say more? Na bakit ko siya, hindi, ay, wala akong pakialam sa kanya. Siya ang sumira sa kaibigan niya. Wala ako, hindi ako involved sa pagkakasira ng kaibigan nila. At yes, kung narespeto siya sa amin nung panahon nag-ilis kami, maybe I would help bring them back together. But alam ko kasi ang katraduran nito si Michelle Japina that it will never change. It will never change. No matter what, in my part, yes, it will never change. Katotohanan yan. Ever since, no matter how long she's... No. Ha? Itaga mo yan sa titanium. Hindi magbabago ang Michelle Japina na yan. No. Tapos, bibitahan ako may kasalanan sa kanilang pagkasira. Hindi po. Siya ang may kasalanan sa lahat. Gusto niyang hawakan ito sa liig, ayaw magpahawa kasi nga may sariling pag-iisip, may sariling desisyon. Ha? Gusto niyang diktahan ito ng diktahan ng diktahan. Ayaw na, tapos na si Miss Tina Canong mapagdiktahan. Sino ba siya magdikta sa kanya? Ito yung napakabata, si Miss Tina Canong, may edad na po. At didiktahan ka ng isang bata? Wow, ha? I hope na magkaayos sila. I hope, but I'm not going to get involved. It's none of my business. Pinagsabihan ako ni Michelle Japina, huwag kang makialam. Ay, nakikialam ako yesterday. Enough is enough. Tama ng pambabato kay Tina. Tama ng papasakit kasi nakikita ko. Kung kayo may kaibigan, na matalik yung kaibigan, makikita niyo bang pwedeng inabuso yan at sinasampal-sampal? At pinapahiya, matatayo lang ba kayo? Hindi kayo gagawa ng action? Come on. Be real. Real talk tayo, ha? Kung may talagang kaibigan kayo, hayaan yung kaibigan nyo. Api-apihin sa harap mo. 4-5 times LS live stream. Puro pagtama kay Miss Tina Cano. Mag-usap nga tayo dito. Totoo. Kung kaibigan niyong matalik, hahayaan niyo masaktan ang kaibigan niyo? Hmm?
Sagutin ko kita, ha? Pagbalikin lang. Ang dali nga. Pero, sa mga bagong pasok. Wait lang, Miss Marlene. Sa mga bagong pasok lang po, balikan niyo po yung video muna, ha? Balikan niyo po muna. Para maintindihan niyo po. Lahat ng opinion niyo is malaya po kayo magpahayag. Wag lang kayo maging judgmental. Kasi si Tina, hindi po ako batang isip na pwedeng diktahan ng kahit na sino. May nag-comment na bakit I choose to Miss Marlene. Hindi po choose yun. May mga dahilan po. Okay, may mga dahilan po. At hindi nyo na dapat malaman. Ngayon, kung pumasok po kayo dito para manghusga lang sa amin o kay Miss Marlene o sa akin, opinion nyo po yan. Wala po kaming dapat ipaliwanag sa inyo at wala akong dapat explain na kung ano. Kung inaidolo nyo po si Yan, salamat po. Nananatili na salamat po ako. Wala po kayo maririnig sa akin. Kung pamanik man ako dito, kasi kilala ko to si Miss Marlene, para makuha yung attention ko, kala niya kasi galit ako sa kanya. Yan, nagdamdam, oo. Pero after that, nag-reply ako. Pag nag-reply ako, ibig sabihin, I'm fine, okay ako. So, ni-replyan ko siya. Then, nasa live ako ni Mr. Lakay, nag-pop up sound ako na live siya. So, pumasok ako. Kasi, kilala ko siya. Pag magusto niya makuha ang attention ko, ita-thumbnail niya ako. In which is, she got it. And, nandito ako ngayon. Hindi para po. Sabi ba, nag-usap naman tayo, Miss Tina? Ha? Sabi ko, hindi magkakasira ang ating pagkakaibigan. Dahil anytime, if I sense something wrong, I will directly call you. Diba? We talk about it. Ngayon sabihin mo, Michelle, Jupina, nakiusap ka kay Masaya ka na. Pakisabi nga po sa host nyo na pag gusto niya ayusin na ang ugali niya, anong ugali ang ayaw mo sa akin, Michelle? Yung pinagsisilusan mo ako? Dahil ganito ako, prank kang manalita. I'm sorry kung nauna akong pinanganak sa'yo. Ha? Huh? I'm sorry. Akala mo walang nagmamahal sa akin? Oh, excuse me. At para sa kaalaman po ng lahat, kahit niyo, ako hindi natutulog, kahit makabas niyo dyan, natutulog po ako ng 10 hours. Kaya nga ako hindi mukhang 61 years old eh. Okay? Natutulog po ako ng 10 to 11 to 12 hours. Masaya po ang buhay ko. Ha? With my young husband, masaya po. Napakabait ang asawa ko. Lahat alam niya ng aking mga supporters. Kaya kikita niya ang husband ko, napakabait. Baka naman ang buhay mo, Michelle, hindi masaya. Oh. Diba? Sorry kung matanda ang asawa mo, ang asawa ko bata. Kaya huwag kang manginsulto dahil baka ayaw mong insultuhin kita pabalik. Oh, huwag na pumunta sa doon. Huwag na po. Hindi. Insulto to insulto, ha? Manginsulto ka, insultuhin din kita. Lalo't bahay ko to, manginsulto ka. Hindi. Hindi, wala kong, hindi ako magpapapanhik ng traidor dito. At mag, forever, Michelle. Itaga mo to sa bato at ilagay mo sa kukuti mo to, Michelle, ha? You will never be a friend of mine. I will never trust you because you are a traitor. You are my enemy. Sa lahat po na nanonood, maraming salamat po. Hindi ko po gustong ganito ang tema ng ano. Ako po kasi yung tipo na napaka-peaceful mind. Magalit ka sa akin, babatuhin lang kita ng tinapay. Ngayon, kung nakikipagsimpatiya po kayo dahil sa mga pangyayari, sorry po ha, napaiyak din ako, nalungkot ako. Normal lang yun. Normal lang po yun. Hindi ko po gustong umiyak sa harapan nyo para magpaawa o magpaano. Hindi po. Nasasaktan lang kasi ako. Nasasaktan lang ako. And then, andito ako sa live ni Miss Marlene. Ayoko din po na sila yung ipapalita na meron akong kakapapanigan. Pero naman, Miss Tina, with all due respect, okay. All due respect po. Opo. Mentor kita. Magbulang minintor na tinagurian kita may greatest mentor. Matanong nga kita. Okay. So, para po kaalaman ng lahat dito.
Ako ba nagsira ng inyong pagkakaibigan? Sasagutin ko na. Okay, sasagutin ko po. Para kasi pag sinabi mo, ako'y nagsira sa inyong pagkakaibigan, iiwan na kita, Miss Tina, ka na ito harap-harapan. Kasi para magkabalikan kayo, isacrifice kita, balik ka sa kanya. Dahil pwede ka naman makipagkaibigan sa akin, you can, it's okay na po. I'm good. At para malaman na ako mismo, I never, never, never spoke of Michelle Japina with you magmula ng minintor mo ko. Hindi ko kayo sinisira ang magkaibigan, ha? At hindi kita ninanakaw sa kanya either. You were willing to mentor me. Ngayon, okay, kung sabihin mo dito sa harap ng social media, sina-challenge kita, kaibigan kita, ha? Para sabihin mo ang totoo. Kung feeling mo ako ang sumisira sa inyong pagkakaibigan, please dito pa lang mag-iiwan na po tayo. I will still love you the same and give you so much respect and you will never hear from me. Say anything bad or anything, but instead, I will praise you all the way, every day. I will praise you for the things that you've done for me as your tawag noon, parang student and a friend of mine na parang sister. Para bumalik na lang po kayo sa best friend mo, ha? Para bumalik kayo kay Michelle Japina, I'm willing to let you go. I'm willing to let you go. Yan lang ang masasabi ko. Ngayon, at least before I let you go, as my best friend and my mentor, at parang sister sa akin, pakisabi lang, did I ever ruin your friendship with her? Have I? Did I? Did I mention even a single word of her name nang minintor mo ko? Pakisabi, pakiprank ka lang po. Oh, honestly speaking, no. You are not bad influence to me. And I'm not... You wanna... Ano, ulitin yung tanong. Pakiulit nga kasi sorry na mental ako. Ang dami kasi okay, tumatawag. Okay. Ang dami nagme-message. No. I'm good. I'm composed. Sabi ko, kung totoo, kasi sinasabi, perming binibintang ni Michelle ako, nakakasira at lahat ng mga kaibigan, mga follower ni Michelle Japina dito, binibintang sa akin, ako ang sumisira sa inyong pagkakaibigan. Sabi ko, hindi. Ngayon, ikaw na mismo ang magsabi dyan. Did I ever mention her name magmula nung minintor mo ko for over a month na? Okay. No. Did I ever tell you this and that over Michelle? I don't think so. Not in my heart, I don't think so. And if I ever mentioned something to you na nagkasira kayo dahil sa akin, sabi ko, pues, pwede akong mag-sacrifice. I will let you go. Ganyan daw. Ganun eh. Ganyan ang pagmamahal sa isang kaibigan. And you will never hear from me and I will praise you every day with respect para magkabalikan kayong magkaibigan. Ito katotohanan niya. Pero si Michelle, hindi ko pwedeng patawarin yan siguro hanggang buhay. Bahala ng Diyos magpatawad sa kanya. But not me. Okay? Sa akin, pag kasi ako nag-apologize sa isang tao, makaraming beses na po, at over na over po, inaapakan ako, iniinsulto, matanda, ganyan. Yan ba? Yan ba ang taong gusto kong patawarin? Hindi po. Yan para sa akin ay isang traitor at hindi magbabago po ang kulay ng cheetah. Forever cheetah ka pa rin. Ha? So pakisabi lang po, kung ako ang dahilan pagkakasira ninyong pagkakaibigan, kasi kung ako nga naman, ay pues, aalis ako sa ating mentorship at pagkakaibigan. Hindi niyo pa ako na maririnig. At walang hard feelings sa akin yan, ha? Walang hard feelings. Ganyan ang pagmamahal ng isang kaibigan at marespeto. Hindi yung babanatan mo dahil nagkalit ka sa pan. Hindi po ako ganyan. Okay, my turn? My turn? Yes, nandito. No. Kasi yung likod ko, masakit. No, Miss Marlene, hindi ikaw ang dahilan ng pagkaaway namin ni Michelle Japina. Not at all. At para sa kaalaman mo po, hindi naman ako bata para magpadala sa sulsod. Kung bakit nagkakaganyan yan, ito po ang matinding pagkakamali. Ang pagkakamali ko lang po is this time, hindi ko siya tinolerate. Yun lang po. Hindi ko siya tinolerate na sundin ang gusto niya. Yun lang po. After that, yun na ang umpisa. Sa pagiging magkaibigan namin ni Miss Marlene, wala po ako nakikita masama.
kung naging makilakapit kami sa isa't isa. Kung sinasabi ninyo, iniisip ninyo, pwedeng nagamit ko si Miss Marlene o ginagamit niya ako, opinion ninyo yun. Opinion na ninyo yun. Wala na po kami magagawa dun. Hindi namin mababago ang pag-iisip ninyo. Opinion niyo na yun eh. Tama yun. Wala na akong pakialam dun. Ang sa akin lang po is, hanggat kaya ko manahimik, mananahimik ako. Ano mang pong gulo away naming dalawa, sa amin na lang yun. Ngayon, kung nakikisali po kayo, kahit hindi nyo alam ang kwento, at ibabas nyo ako, opinion nyo pa rin yun. Hindi, wala po akong dapat ipaliwanag sa inyo. Kasi wala kayo, hindi nyo alam ang buong katotohanan. Bakit sinasabi nyo, bakit ako nananahimik? Bakit hindi ako magsalita na kung si Michelle Japina ay nagla-live, tinitira pa, pinapatamaan ka, sasabihin hindi ganon. Yun po yun eh. Doon nyo na siya nakilala. Si Tina po ba, nakilala nyo na palingkera? Nakilala nyo po ba ako nagla-live na maninira ng kapwa, ng may kapwa? Hindi po. Kung makikita nyo man ako na nagla-live at magpapaliwanag, yun po sa tama lang. Hindi ako yung tipo na para lang makilala at magkaroon ng views, ng earn, content to content. Hindi po ako yun. Kung yung kayo nagbabas kayo sa akin, kasi masakit po, oo, aminado ako doon. Pero alam ko naman yung sarili ko, ba't ko didibdibin? Wala po pong mangyari na mag-away kami ni Miss Marlene. Unless, yes, 2 days ko siyang hindi kinausap. Alam niya yan. Pero na mag-message sa akin, hindi dahil sa galit po ako sa kanya, no? Correction lang. Kasi sinabi ko na sa kanya from the start, Miss Marlene, if you ever na meron tayong problema, i-message mo lang ako. Huwag ka makikinig sa iba, ha? Kasi ako, dalang-dala na ako. Dalang-dala na ako sa pagmamahal ng kaibigan. Kahinaan ko ang kaibigan. Kaya kung isipin niyo na magmumula sa akin, hindi yun. Wala akong kasalanan kung bakit nagkakaganyan yan. Di minsan hindi ko pinatulan. Di minsan hindi ko sinagot. Lahat ng masasakit na sinabi niya sa akin, hindi ko sinagot. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Kasi sa puso't isip ko, nagagalit yan, nagkakaganyan yan kasi hindi niya matanggap. Kasi alam niya sa sarili niya na, hindi totoo yun. Alam niya sa sarili niya na, minahal ko siya. At until now, bakit ko nasabing until now? Kasi I remain silent. Hindi ako nagsasalita. Nagagalit ng iba ko mga kaibigan. Pinipiim na ako. Maya't maya, sinisa na mga maling. May stress po ako doon. Sabi ko, tinanong ko pa si Miss Kayasa, kailangan ko ba magsalita? Ang payo niya sa akin, hindi rin. Yun din po ang payo ko sa sarili ko eh. Ayaw ko talaga magsalita kasi darating at darating ang araw, kapag bumalik dito yan, walang hindi magkukross ang landas namin. Magkikita at magkikita kami. Alam ko yun sa sarili ko. Kaya nananatili akong tahimik. Pero ikaw, nagsalita ka, hindi kita pinapatulan. Kasi alam ko yung pagkatao mo from head to foot. Gagawin ko ba to para lang masira ka? Hindi. Kung ginagawa mo man sa akin yan, pasensya na kayo, guys. Para lang ako kasi sinusok na bumbing sa likod. Yung patalikod. Alam ko sa sarili ko, never ako nag-block ng tao. Never. Kapag nag-block ako ng isang tao, that's the end. Sabi lang po. Hindi, walang naipit dito. Kasi kung mayroon naipit dito, hindi namin hahayaan yun. Kasi
ang tututuusin, ako on hot seat. But anyway, it's okay. Yung makaiyak ka po kasi is malaking tulong yun. Huwag kayong mag-alarm na nagpupumilit si Michelle Japina kasi di ba sabi ko sa'yo, lahat ng ill-ish yan, pumupunta, gustong umakyat, paipal. Okay. Sige po, yun, ano po, para maging fair po sa'yo, Miss Marlene, para maging fair po sa'yo, kasi alam mo, people always have a second chance. Tandaan mo yan. Ako kasi, yes, more than 10 times na, okay? I always give. Ganun po ako kabait. I always, binato mo ako ng bato, hindi kita babatuhin ng bato. Batuhin lang kita ng tinapay. Ganun po yung attitude ko. Ngayon, kung gusto nyo umakyat, pagbigyan nyo po. But, kayo pong manunood, makinig lang kayo. Kasi, tandaan nyo po, ayaw kong bastusin ang channel ni Miss Marlene. Kasi, marespeto kaming tao, marespeto akong tao. Ayaw kong minasasaktan, ayaw kong, di baling ako masaktan, wag lang ang mga taong napalapit sa akin. At proven niya sa akin. Hindi akala ng mga tao na nag-live ako dito para magkaroon ng chaos at lahat daw ng live ko puro galit. Kasi makikitid ang pangunawa ninyo eh. Lalo na ikaw ay dalabong. Kitid kung unawain nyo mga bawat na panalita, may aral po yun. Okay? Hindi po about being mad. Ngayon, galit kayo, ayaw kong paakyatin si Michelle Japina dito. Yun naman ang trabaho niyan, akyat ng may bahay eh. Pakitang gilas. Gustong ididiin ang kanyang mali, na ang kanyang ginawang mali ay tama. Ngayon narinig ninyo, wala akong kinalaman sa kanilang pag-aaway. Siya ang umalis sa sarili nilang friendship. Siya. Tapos ibinibintang sa akin dahil ako nga naman ang atawag ng parang basurahan, parang garbage can sa lahat po ng mga pangbabas. Kikasalanan man ng isa, kagaya ng kay Maldita, ay binabagsak sa akin. Kikasalanan man ni Chur, binabagsak sa akin. Kasalanan ng ibang tao, kagaya ni kay Michelle Japina, binabagsak sa akin. Ako ang bagsakan ng mga garbage eh. Okay? Ngayon, ako'y tumino. Ayaw niyo ako tumino. Ha? Nakakaloka kayo. Ang ganda na dito sa ano, pagtuturo ni Miss Tina Cano, ibig niya sabihin, naging failure si Miss Tina Cano sa pagturo sa akin? Ay, hindi po. Aking mga supporter, nakikita ang laki ng pagbabago ko dito. At alam ng iilan dito bakit ako nag-ILS. Alam. Alam. Para ma-divert na lang, kanta na lang po ako. Ayokong umiyak. forget. Happy ayan birthday. Malapit na yung birthday. Yan ba ang Michelle Japina na mabuting tao? Lahat ng uri ng panglalait sa akin, diablo, matanda, gurang. Yan ha? Yan ba ang inyong yung pinoprotektahan? Tinatawag ninyong bunso? Buntot ka mo. Yan ba? Bakit ko siya hindi paakyatin dito? Dahil bastos at traidor. Do me big favor, Miss Marlene. Miss Marlene, do me big favor. Can you allow her to come up? Buti nga, ang laki nga na pinagbago ko. Kung inabutan ninyo akong ganun pa rin ako noon, hindi nyo masisikmura ang mga gagawin ko. Pero at least, tatauhan po ako. Umalis ka na, Michelle. Mag-live ka ng sarili mo. Kasi hindi ka makakaakyat dito sa bahay ko. You're banned forever. Can I request? What? To be fair, can you allow her to come up? No. Sorry to. No. Sorry po. I'm sorry to deny your request, Miss Tina Cano. You're my friend. I respect you, but no. This is my house, and I'm not going to allow a traitor.
Okay, I understand. Sige po. Sorry din. Kasi parang naman sa live niya. Black sa bawat ilis ko. Black ko talaga siya. Para naman sa ano? Kasi sa pastos siya eh. Pastos. Kung pupunta ka man lang sa LS na may LS, huwag kang manawag ng manlait ng tao. Dahil hindi kita nilalait dito ha, Mr. Japina. Sino ngayon ang may mas pinag-aralan sa atin? Ikaw o ako? Kagagawan mo naman pagkasira ng pagkakaibigan nyo, hindi ako eh. Tapos lait-laitin mo ako dito sa bahay ko. Tapos nahingi ka pang tulong na ako ay magpapabalik. Dapat ibabalik ko kayong dalawa. Bakit ko gagawin yun? Binastos mo na ako. Ilang beses. Na wala naman ako kinalaman sa pag-aaway ninyo. Tapos na po manghingi si Marilyn Chang ng apology sa inyo. At kailanman ever again. Your face will never be in my list. So that's your name. Pag tinrider ka na ng dalawang beses at tatlong beses, tama na po. Ikaw, Miss Tina Cano, ilang beses at tinrider? Apat, lima? More than. More than anyway, that? Okay. More than that? Kasi po, kasi mabait nga ako, di ba? Hindi kasi ako yung tipo na... Gastos ka, Michelle, ha? Punta-punta ka dito, manalait ka lang sa akin. Bakit? Nagpupunta ba ako sa LS mo at nilalait kita? Kailan ba ako pumunta ng LS mo at ng lait sa iyo at sa mga kasama mo? Never. Kailan ba? Kailan ba sa lahat ng may LS na nag-ILS at pumanhik ako sa LS ninyo at ako'y nambabastos? Never. Hindi kasi ako ganyang ugali. Tapos ibibintang niyong kasamaan ninyo sa akin na ako ang masama. Sumusubra kayo. Sabihin niyo, mas masama pala si Miss Tina Cano dahil tinuturoan akong maging masama. Hindi po. Wala po akong kasama ang ginagawa dito. Miss Marlene, makinig ka. Sabi niyong isa kong ano, from Thailand, from Spain. Parang totoo yung mga comment ng mga sinasabi sa iyo ni Miss Marlene. Tama si Miss Marlene. Now, dati I hate her, but now I love her. Kasi totoo pala siya. Pakisabi sa kanya. Sinerta ka ng iyo. Miss Marlene, naman sa iyo, Miss Tina. I will never let you down. I will never let you down. Marilyn will remain the same. And yes, sometimes I go on live without your permission. But it's not about fighting somebody. If they have misunderstood what I said, well, problema na po nila yan. Kasi lawak-lawakan pag may time, hampag-unawa sa bawat salita ko. Lawak-lawakan. Para hindi niyo masabi ako'y nang babas o nakipag-away. Hindi po. Hindi po. Lawak-lawakan lang po. Sa inyo na po yan. O narinig nyo, kung ako nga talaga ang may kasalanan sa kanilang pagkasira, willing po ako mag-book out dito sa aming dalawa ni Miss Tina Cano. Ipaubaya ko siya sa kanya. Miss Marlene, ano, if ever na mag-rebattal ka sa kanya, okay, I mean, siya, alam ko bawal silang mag-rebattal. Alam ko bawal yan. So, sana po, last na po ito, para hindi na tayo patuloy na lang tayo sa plataforma mo. Alam mo naman, nandito lang ako sa likod mo. So, tama na po. At pasensya na kayo kung naiyak ako, guys. Hindi ko gustong magdadrama dito, kung yun man po ang intindi ninyo. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ko naman mababago ang pag-iisip ninyo kasi sa kanya-kanyang opinion tayo eh. Opinion nyo yan eh. Ngayon, ayokong masira ang reputasyon mo, lalo tigit na maganda na yung umpisa ng pagkakaano mo, di ba, ng YouTuber mo, pagiging ano mo, bagong New Marlene. Kaya nga binasagan kitang The Queen. So gusto ko manatili yung pagiging queen mo as a good influencer, not a bad influencer. Kahit natanggalin ko yung YouTube channel ko, okay, kahit natanggalin ko channel ko, I don't care, I really don't care naman. Okay? Di ba narinig, yan ang mga kasama ko sa grupo, narinig yan sa kapatid ko. Narinig po yan nila ni Carmelotes, si Victoria Choice, narinig po yan sa group chat namin. Anong sabi ng kapatid ko? Ha? Na hindi ko naman kailangan YouTube. Alam ko po yun.
Hala mo. Ginawa ko lang to para kay Kuya Bal. Kanta na lang ako. Dito para sa kanya. No, guys, kantahan ko na lang po kayo ng ano, ng original song ko. At para ma-divert po, ayoko po kasi mag-isip. Ayoko na po talaga mag-isip ng ano, ng stress, nakakapangit. Labi, pahinga na muna kayo sa YouTube. Ikaw na lang magpahinga sa YouTube ko, Labi. So, kung gusto mo, pwede ka na rin mag-unsub. Oo. Para hindi mo na makikita ang live stream ko. Hindi. Hindi si Labi, ano, concern lang yan. Alam mo bang number one mo yung supporters? Number one mo yung supporters si Labi. Hindi, para makapagpahinga na siya kasi hanggang kung gusto ko, it's there. Kung ayaw ko, nandito. Di ba? Oh, number one yan, ano yung si Labi eh. Salamat po sa lahat ng pag eh kasi feeling ko na si Labi nasa side ni Michelle Japina at ngayon parang ako pang may kasalanan sa inyong dalawang pag-aaway na puro daw away ang ginagawa ko dito. When did I start the fight? When? Para magsalita at protektahan ka for the very first and the last time na nagsalita ko sa LS last night about Michelle Japina. Kung meron naman kayong kaibigan na talagang close na close ni Fred, tapos nakikita niyong sinasaktan at sinasaktan all the time, tatanaw lang kayo, titingin lang kayo, wala kayong gagawin. Teka lang, andito pala po ang friend ko. Teka lang, miss ano, basahin muna natin. Andito pala ang friend ko, family ko na vlog. Thank you for coming. Thank you. Isa siya, Miss Marlene, siya yun yung nasa ano kami, tumawag. Sinubscribe ka niyan. Ano mo, pakibasa naman, basahin naman natin yung mga messages nila. Pasensya na po kayo kung minsan may hindi kayo nagugustuhan sa mga sinasabi namin or alinman, pwede nyo po kami i-correct. Ano po, malaya naman po kayo, tatanggapin namin yan. At si Miss Marlene, alam ko pong napaka selosa rin po yan. Normal po yun, no? Kasi pag supporters ka, pero lahat naman tayo malaya. So, calm down. Ang ganda ng ating queen, oh. Tingnan mo. Super duper ang ganda. Ay, papalitan ko na yan. Ang alin? Ang queen? Uh-huh. Alin? Yung queen of all season? Waga! Magbasa ka naman. Magbasa tayo. Aha. Family Kun, no? Nasa... Ganyan po talaga mga Pinay dito sa Japan, mga silosa, kahit walang dahilan nagsiselos. Please, tama hindi na yan. Hindi naman, no, you misinterpret me. Hindi po ako nagsisilos kay Labi. Hindi po. Sabi ko, welcome siyang mag-unsub sa akin para hindi na niya makita ang mga LS ko. Hindi ako, number one mo yun. Nakikita ko yan eh. Number one mo yun, protector okay, eh. Okay, so alam ko supporter siya ni Michelle Japina. Sinasabi ko naman sa aking team group. Okay, sa aking team group po, sa Marilyn Chang group po. Gusto ko mga loyal friend. Okay? Mga loyal friend. Kung bias kayo between me and Japina. Okay? Hindi ko naman, so sa mga bias lang po, pwede po kayo mag-unsubscribe sa akin. Bakit naman okay. Kailangan pang ganun? Huwag naman ganun. Para naman mapanatag ang kanilang isip na hindi, kasi para sa akin po, kahit mawalan man ako ng 500 subscriber po, wala po sa akin yun. Kasi nga hindi importante sa akin eh. Pero ayaw po kasing magkaroon sila ng divided feelings between me and Michelle Japina now that they learned the truth na hindi ako ang may kasalanan sa pagkasira ninyong magkaibigan, na I'm willing to let you go for her, na I'm willing to walk out of our friendship and mentorship, which is fine by me. I will sacrifice that so you can have both peace of mind. Tapos, sabihin ni Labi, i-suggest niya, sige, magtigil ka na sa YouTube. Sabi ko, pwede kong tigilan ng YouTube, magpahinga, whenever. Okay? Yung kinikita ko naman dito, alam mo, mas malaki pa ang mga ginagastos ko sa mga charity ko eh. Ginagawa ko to kung ano man dito nagkumikita ako sa YouTube, ay pang charity ko po yan. Naka-ismid na nga asawa ko, sobra daw ang dami kong oras ginugugol dito, kunti lang na kinikita ko, ano bang nangyari sa akin. Okay?
Marami po akong mas ang laki ng ginagastos ko galing sa bulsa ko. Maipaangat ang maraming tao. Hmm? At sa mga charity. Magkano lang kinikita ko dito? What, 300? Last time I got paid for the first time, 173. Habang ginagastos ko, umaabot ang almost $700. Let's be real. Basa tayo ng mga message sa sumakit yung ano ko, yung ulo ko. Sa totoo lang, ano po, marami naman po tayong dapat aksayahan ng oras kesa sa pag-chismisa na ganito. Ayaw ko rin po ng ganon. Kung ayaw nyo po ng issue, ayaw ko rin po ng ganon. Lalo na po ako. Kung umanik man ako sa live ni Miss Marlene, yun ay nag-alala din ako kasi ayaw ko rin mapansin niya na talagang nagdamdam ako sa kanya. Kasi minessage ko nga siya, nag-reply naman ako. Minessage niya ako, nag-reply naman ako. So, kinala ko talaga siya. Pag gusto niya makuha yung attention ko, ilalagay niya sa thumbnail ko yung mukha ko. Kasi marami kasing alam bakit ako nag-ALS dito eh. Okay po. Maraming hindi alam. Tapos ngayon ako napapasama. Hindi ko to expected ha. Relax po, relax po. Relax, okay. Hindi ko to expected na ganito ang outcome ng ALS na ito. Tapos lumalabas ako ang masama. Sino nagsabi? Hindi ko naman nababasa dito yung mga messages kasi nasa cellphone ako. Hindi ko nababasa, pakibasa. Para may pagtanggol naman kita. Kasi baka isipin naman nila, ikaw yung masama. Hindi po dapat ganun. Sana po maging fair naman tayo sa pakikinig. Kasi Miss Marlene is doing the best para sa akin. Kasi alam niya sa sarili niya, kahit na short time na pagkakakilala po namin. Nakahiga na ako dyan kanina, oh. Nakaano na ako. Lahat-lahat na, relax na ako. May rason po. Okay? Kaya huwag kayong padalos-dalos ng judgment dyan, ha. Unawain niyo rin naman po kasi hindi po magkakaganyan kasi nakilala na po namin ang isa't isa. Kung meron pong gustong mag-ano dito, hindi po mangyayari na mag-away kami ni Miss Marlene. At kung nagawa niya ako ipagtanggol, mas magagawa ko rin po 'yon. Lalo pa't ngayon. Ngayon, kung ang iisipin niyo po ay nagagamitan kami, opinion niyo po 'yan ha. Wala po kaming masasabi sa inyo. So what kung ginamit mo ako? So what? I don't care. Wala akong pakialam. Kasi ganyan so naman talaga pagkaibigan mo, you have to lift each other up. Okay? Huwag mong hayaan ang isa na sa baba. Parang hindi ko matanggap yung ginagamit kita eh. Kasi pwedeng gamitin kita o gamitin mo ako. Pareho lang yun eh. Hayaan mo silang magsalita. Kasi hindi naman nila alam ang katotohanan. Diba? Ginagamit rin naman kita, Miss Tina Cano eh. Ginagawan mo ako ng mga thumbnail kasi hindi ko alam ang mga thumbnail na yan. Ikaw ang gumagawa ng aking mga thumbnail karamihan. Eh, kita mo naman thumbnail ko, baluktot. O, gumawa nga ako ng thumbnail. Yung picture ko, nakaganyan pa. Dalawang beses akong gumawa na. Hindi ko alam yan. Wala ko kaalam-alam. Miss Labi, wag magdamdam. Iyak na si Labi. Umiyak siya, oh. Miss Marlene, clear mo yan. Sabi niya, ano ba yan? Napaiyak mo ako, Ma Marlene. Hindi, Miss Labi, alam ko number one kang supporter yan. June Lakay, thank you sa pagpunta. Maraming salamat sa suporta. Labi, wag kang magdamdam, ha? Baka na-miss ano lang ni Miss Marlene. Kasi nakikita kita lagi sa live ni Miss Marlene na protector ka niyo. So, alam ko naman yon. Unawain mo na lang po ha. Don't cry. Don't feel bad. Kasi alam po kayo magkakaibigan dito ni Myla, Lavi, ni Mami, ni Lani Calmeros. Walang ganun. Lavi? Oo, nagpaiyak mo daw siya. Lavi, tanong mo na lang. Myla, ikaw na bahala kay Lavi ha? Pasensya na ha. Baka nasaktan naman. Myla, Dugelio? Ikaw na bahala kay Labi, ha? Kaya ako nakapagsalita ng ganyan. Kasi masama ang loob ko kasi na-misinterpret ako kasi ni Labi. Okay. Hindi, baka naman tayo nakapag-misinterpret. Baka naman tayo, hindi siya.
Okay. Pasensya na. Alam ko number one supporter mo yan eh. Alam ko yan eh. Nakikita ko yan eh. Di kasi sa, nung binanggit ko kasi na di ko naman kailangan YouTube, pwede ko naman itigil ito. Tapos sabihin ako ni Labi na stop mo na lang YouTube mo kasi nawawalan doon na siya ng ano, panahon, kapapanood ng LS ko. Kaya sabi ko, ay, sabi ko na lang ako, magaling na lang yung bill notification, unsub na lang para hindi na po siya mabother sa akin. Doon pa lang is ano na eh, nayroon na sabi niya, ibig sabihin, lagi siya nakasuporta talaga sa iyo. Anyway, basa po ako. Ikaw na muna babasa kasi medyo tubas ang... ang okay, relax. Ikaw naman namin naman tubig. Uminit kasi na misinterpret ako ng karamihan dito na ako na nagpapasira sa inyo. At hindi, wala naman akong ginagawa. Tapos sabihan pa na bawat okay. LS ko daw ay puro away. Ay hindi po. Puro katuwaan nga para mga palaro kong LS, kagabi-gabi po yan. Saan yung nakuha na puro away na lang ginagawa ko dito? Ang ganda ng ano ko, transformation ko dito dahil kay Miss Tina Cano. Ibig sabihin, masama pala ang tinuturo ni Miss Tina Cano sa akin. Okay, sige na, tama na. Yun, diba? Balik kay si Labi. Sorry, Labi, ha? We love you. Ay, alam ko yan. Na-miss and ano lang. Nagkamali lang na ano po. Okay, Miss ano, Lovey. Inhale muna tayo. Inhale. Ilam tayo ng tubig. Gusto ko sana ng chocolate. Wala nang of chocolate. Ubus na pala. Salamat po sa lahat na nandito. Sobrang na-appreciate ko po kayo sa pakikinig sa amin. Pasensya na kung si Tina Cano napaiyak. Ganun naman po yata. Kaya ito rin, sinusumbatan tuloy ako ng kaibigan kong isa dito. Bakit? Hindi mo ba kaya mawala? Hindi sa ganun. Hindi sa ganun. Alam ko nasasaktan mo rin ako, Mamsi, pero hindi sa ganun. Alam ko yun. Ang sa akin kasi ay mahalaga. Pinahalagahan ko. Dahil sa isang pagkakamali niya, pagkakamali, naging big deal. Tapos, ako pa yung napasama. Kaya ako umiyak. Hindi dahil sa, ano, sa, hindi ko kaya. Magbabasa tayo. Thumbs up na po, Ma'am Marlene. Good vibes lang po. Yes po, good vibe lang. Kakanta tayo, ha? Kanta natin ang birthday celebrant. One month po kasi nagsiselebrate si Miss Marlene ng birthday niya. And then, guys, meron po akong ano, meron na akong ano ha, baka bukas, dapat nga ngayon eh, kaso po eh, dahil nag-LS tayo ngayon, nag-LS si Miss Marlene, kaya nanatiling hindi ko nagawa yung sa TikTok niya. Meron po kaming contest, pa-contest, lahat ng dialogue ni Miss Marlene. Na, wag ko kung, na lang yan o yung announce, Miss Tina, because I don't think na it will happen. Okay? It will. Because, no, kasi sobrang silo si Michelle Japina. Tapos sabihin ng mga lahat dito, oh, ayan, ha? Kasalanan ko na naman. Ikaw nagsabi. Na naman. Okay. I don't think na I wanna go on to the birthday. No. Ayan, nakalimot, relax. Ang puso, ha? Ang no. Puso. Okay. Smile. Is that... No, I don't deserve it. At saka, bakit? Bakit kailangan pa? Huh? Kung yung mga tao, yung mga followers ko dito ay wala nang tiwala sa akin, bakit ipagpatuloy ko pa yan? Alam mo, Miss Tina, ginawa ko itong ilis for you. Pero ako lumalabas pa sa mga tao dito, ha? Dahil gusto kitang tulungan, may palabas mo sa manalobo dito? Or what have you? Hindi ko expect.
Sige, guys, hanggang dito na lang, ha? Hey, Miss Marlene, okay ka na? Sige, ikaw magsalita muna. Okay. Humuhugot lang ng lakas sa loob. Okay. Kasi, hindi ko expect mapasama ako dito sa LS. Ang gusto ko lang naman tumulong sa iyo. Miss Marlene, kausap ko yung kaibigan ko. Miss Marlene, sabi ng kaibigan ko, taga rito rin sa Japan, isa siyang supporters mo, sabi niya, wag naman ganun kasi naramdaman ko ang sinseridad ni Miss Marlene. Ginawa niya yung speaker ko to, magsalita ka nga. Alam mo ba na, kay Miss Marlene, wala siyang kasalanan sa away niyo ni Michelle. Naiinis ako sobra. Bakit ganun? O sige na, panoorin mo nga isa dyan ng namukoning nilalabi sa'yo. Hindi kasi gusto niya umakit dito, madam. At ilang beses ko gusto siya pakyatin, pero bawat oras, bawat time na gusto niyang umakyat, pero minya ako nilalait. Hindi ako pumupunta ng ilis na may ilis para manlait ng tao at mamabastos. Umiyak ako dito dahil kahit, alam mo, sinasakripisyo ko ang sarili ko dito para lang maprotektahan si Miss Tinacano. Sinasabi niya sa akin, huwag umiyak. Oo, iiyakan ko si Miss Tinacano. Hindi kong natin mapanood yung mga live na nakakainis. Iniinis ako sa tola. Pirmi na lang sa akin, biniblame po lahat ng mga pambabas ng mga tao, lahat, kikasalanan ni Churba, kikasalanan ng Maldita, kikasalanan ng isang kalinga, binubuntun sa akin lahat. Diba? Masakit naman para sa akin, may feelings naman ako, kahit nagurlit na ako, masakit naman, may puso naman din ako. Pero hindi na ako dating Marilyn na nakikita nila. Ang laki na pinagbago ko. Hindi ba sila masaya doon? Kung ako si Michelle, lalo kong ipagbunye ang ginagawa ni Miss Tinacano kay Marilyn Chang dahil napabago ako. Yan ang kaibigan. Sorry na. Nagsisikip dibdib ko. Pinagtatanggol kita. Buong puso ko, nilagay ko sa alanganin. Para lang maipalabas ang sama ng loob, Miss Tina. Pero dito hanggang dito, binubuntunan pa rin tayo na walang wakas at pambabastos sa akin na hindi naman ako nambabastos sa mga tao dito at lahat ng mga ilis na may ilis, hindi ako nambabastos. Kailan? Kailan ba ako nag-umpisa ng away? Kailan ba? Kung i-retract ninyo ang history po, hindi po nanggagaling sa akin ang away. Sumasagot lang ako. Sorry, kasi ikaw naiyak ka na. Alam ko sobrang... Hindi kasi kaya naman kitang i-give up, Miss Tinacano. Para magbalikan lang kayo, para alam ng lahat, ako walang kasalanan sa away ninyo. Ako walang kasalanan sa lahat ng mga nangyayari at binubuntun sa akin. Dahil ba edukada akong tao at hindi na ako pwedeng umaway? Dahil mas malaki na sila si YouTube? Lahat ng tawag sa YouTube sa akin, tinatanggap ko. Tinatanggap ko yan. Dahil alam ko, kahit sa puso ko man, wala at hindi ako nag-umpisa ng away sa lahat ng nangyari buong kaliyap na pagpasok ko dito. In fairness po kay Miss Marlene, never. Ako, totoo yan. Maniwala kayo't hindi. Ha? Galing po ako sa pamilyang Christian. Naturuan po ako ng tama. May rason ako kaya kung ginawa ito eh. Ito si Michelle Japina, kahit kailan bastos, salbahe, pupunta dito man lalait.
Eh, sana nga naman, ang karipa itanggalin na siya. Dahil ganyan pa, ang ugali hindi nagbabago. Gusto mo umakyat dito, magpakatino ka. Ipakita mong disinti kang taong aakyat ng may ilis na may ilis. Kasi never, never ako na nagpunta na may ilis ng may ilis at ako'y nang babastos at nang babas at nang lalait ng tao. Kasi may respeto po ako. Sabihin niyo, ako may kasalanan. Ikaw na muna magsalita, ha? Sorry, napaiyak din kita. Umiyak ka din. Sorry, kasi sorry po. Hindi ko naman kasi alam. Iyan mo na. Okay. Alam nyo, sobrang lalo akong ano na na-touch. Babasahin ko po kayo lahat ngayon, ha? Basher ka man o hindi. Salamat po sa pag-testay sa amin sa live namin. Maraming salamat po. Ayoko pong parehong masaktan. Kung nasasaktan man po si MJ, walang may gusto nun. Ginusto niya, siya may gusto nun. Hindi ako, hindi si Miss Marlene. Ngayon, ang sabi, nabasa ko yung message to. Basahin mo nga kasi ako magbibigay na lang ng sagot para maintindihan niya. Kasi lagi ko sinasabi, lagi ko pong sinasabi sa taong yan, lagi kang mag-isip. Huwag kang padalos-dalos. Kung meron kang gagawin, pag-isipan mo muna para bandang huli wala kang pagsisihan. Kapag umiral ang init ng ulo niyan, insigida maglalive yan. At the end, existence. Hindi naman mainit ang ulo ko nang nag-ilis ako. Yan ba tatungkol sa akin? Ang ganda ng mood ko kanina, higa-higa lang ako, nanood ako ng ano ng TV. Mm-hmm. Okay? Naka-pajama na ako lahat. Okay? Ang ganda-ganda ng mood ko. Pero ito para sa kalaman ng lahat. Sinasakripisyo ko ang image ko, ang imahe ko, pagkatao ko. Ha? Para proteksyonan si Miss Tinacano. I love you. Kahit lait-laitin man ako ni Michelle Japina dito. Kasi ganyan ako pagkatao eh. Pero ikaw, Michelle Japina, tandaan mo ito. May araw din ang darating sa iyo. Ang karma darating sa iyo. Makakarma ka. Mga tawag mo sa akin, panlalait mo sa akin, babalik din full time sa iyo yan. Kasi alam ng Diyos, wala akong kung ginagawang kasalanan sa iyo. Pinapakita ko lang sa lahat ang pagmamahal ng isang kaibigan at respeto. Na kahit masira man ang imahe ko ngayong gabi at yesterday, pero hindi niyo na ako mainganyo na bumalik sa dating ako. Hindi na po. Pinangakuan ko na yan. Tinaga ko na yan sa bato. Hindi na si Marilyn maging bastos uli. Kayo ang nagpapakita ng kabastusan ninyo. Lahat-lahat kayong mga bashers ko, lahat kayo na agin sa akin, na nagtutwist ng mga words para maibuntun sa akin at ako'y mapagbalingan ng pansin at ako'y mapagbintangan. Ako ang nag-umpisa ng mga away sa lahat nang bigla ko sumupot sa YouTube. Pinagtutwist-twist niyo ang lahat ng mga salita para ako'y mapagbintangan ninyo. Ako hindi nag-umpisa ng away. Maestro, nandito ka pala, maestro. Maestro, sino ba to? Si maestro ba to? Maestro ba nandyan? Hindi ko nababasa kasi nandito ako sa cellphone. Maraming salamat, Miss Marlene. Alam ko ginagawa mo to para sa akin kasi gusto mo akong marilis. Talaga yung pananihimi ko. Talaga nakatulong po para sa akin yung makaiyak ako. Sobra. Para yung dibdib ko, alam niyo, yung kapal ng dibdib na parang ibato na siya. Na kapag sinuntok mo eh, hindi mabaon kasi bato. Pero nung nakaiyak po ako dahil sa'yo, para akong nahugutan ng tinik sa dibdib. Malaking tulong. Yeah. Malaking tulong. Nakaiyak At po. At least yun man lang ang gusto ko marinig galing sa'yo, Miss Tina. Salamat.
Sobrang na-appreciate ko yun. Kasi ako talaga yung tao na kahit kaya kong tigilin. Kaya nagagalit sa akin isa kong kaibigan dito na, bakit hindi ka magsalita? Kasi mas kilala kita kaysa sa kanya. Nabothered po talaga ako sa mga messages nila. Kasi nga, hindi nila gustong manahimik ako. Kasi ako kasi, may iniingatan protection. May iniingatan ako. Kumbaga, para sa akin, mas gustuhin kung ako na lang masaktan kesa yung masaktan yung kapwa ko. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi totoo yun eh. Alam ko sa sarili ko na wala ako na apakan, nasaktan, nasagasa ang tao. Ang mali ko lang kasi, hindi ko siya tinolerate. Yun lang yun. Kasi hindi ko sinunod ang gusto niya. Doon na nag-umpisa yun. Pero kung magre-rebattle ulit siya, magsasalita po ulit, I will remain silent. Kasi, uulitin ko po, gaya ng sinabi ko kanina. Hayaan mo siya. Alam mo, Miss Tina, hayaan mo siya mag-rebattle. Pinapangako ko naman, bawat rebattle nila sa iyo, ay rebattle nila sa akin. Pinapangako ko sa iyo, i-rebattle ko din sila nang patas, hindi pambabastos, direct to the point ako. Hindi ko sila babastusin sa kanilang pangribatal. Hindi ko tutumpasan ang kanilang pambabastos dito sa akin. Hindi po, kasi alam mo, may pinag-aralan kong tao eh. Pinanghawakan ko na yan eh. Ikaw na nga mismo, nagsabi sa akin, dalhin mo na ang sarili mo na galing ka sa labas. Ipakita mo sa kanila na ito talaga si Marlene. Oh, ipakita ko sa inyo. Thank you, Lovie. Miss Marlene, thank you, Lovie, for coming back. I love you. Hindi lang kasi naintindihan ni Lovie ang katotohanan eh. Oo, oh, naintindihan na po. Kaya bumalik na. Oh, ayan na po. Alam po kasi ano yan eh. Number one mong supporter yan eh. Yung tatlo na yan. Yung mga apat na. Nakikita ko yan. Kaya tinawagan ko si Myla na ipaintindi kay Lovie. Alam niyo po, sa totoo lang, nung ako hindi pa nag-iumiyak, nakakaiyak, ang sikip-sikip ng dibdib ko, parang hindi ako makahinga. Pero dahil po sa live ni Miss Marlene, parang ako nabunutan ng tinik. Sobra pong nakahinga ako ng maluwag. At mananatili pong matahimik ako. Hindi po ulit ako magsasalita kasi nga po, ayaw kong pagsisihan bandang araw, bandang huli. I hope you feel better now. I am po. Salamat. Okay. Salamat. I love you, Tina. I love you more than you know. If you only know. Okay? At hindi mo lang kasi alam ako eh. I know. Naram- loyal, na- loyal akong kaibigan. Sakripisyo ko ang imahe ko. Wag nang iiyak ha. Iiyak na naman ako. Sikip sa dibdib eh. Masakit sa dibdib pag umiiyak. Alam mo, nakita ko siya. Parang sa iyo, iniiyakan kita. Dahil sobra na ang sikip ng dibdib mo, nakikita ko, I felt it. I felt you. I felt you. Kahit malayo ka na sa Japan ka, I felt you. Tama na. Pero hindi kita iiwanan ng ganyan, ha? Kita mo naman. Alam, na kaya kita nag-drama tayo. Kaya kita isacrifice for the sake of your friendship with Michelle. Okay. And I promised, I told you before, na kahit wala na tayo, I will still go dancing on the street, praising your name for whoever makes me who I am today. It's you. And you will never hear bad things about coming from me towards you. No, iba akong kaibigan eh. Nanghahawak ako ng salita. Alam ko, naramdaman ko po yun. Naramdaman ko yun. Willing ako mag-sacrifice sarili ko. Yeah, alam mo, ganito lang po ang ano mo. Kasi alam ko bawal sa kanila mag-rebattle. Ayaan mo siya. Hanggang kaya ko, tinataasan ko ang aking tolerance. And I said that last night and I said it tonight. I will hold on to that word. I will hold on to that word. Tataasan ko ang aking tolerance. Kung hindi naman below the belt ang banat sa akin, it's fine with me. I pero pag once below the belt, dyan tayo po, babanatan din kita. Patas ang laban. Miss Marlene. Dahil walang pambabastos ang ilalaban ko kung sino mag-rebattle sa akin. Hindi ko kayo babastusin.
Pero sasagutin ko bawat salita na tinitwist ninyo. Ano? Kasi yan ang ugali ko. At tinadala ko na dito sa YouTube. Na hindi ninyo na ako mariringan na ako'y mambabasto sa inyo, magkukursing, manlalait ng tao. Hindi po. Tina. Kasi akala ko, bagong dating ko sa YouTube, akala ko labanan pala ito, ganun pala, makipaglaban din ako. Kaya hindi ko alam, I don't know any better. Si laban, o oh, ganyan, laban, anong sabihin mo, labanan kita. But never I have started the war. Never. Basta tayo ng message. Magbasa tayo ng message, ano, sis. Salamat. Salamat. Alam mo, yung nakita kitang umiiyak, yung dibdib ko sumisikip. Alam mo yun? Sumisikip yung dibdib ko. Ayoko kasi talagang napakababa ng loob ko. Kasi pagdating sa... Kasi tinatulong sa akin, huwag umiyak. Okay lang umiyak, basta hindi iyak na talunan, hindi iyak na ano, iniiyakan ko kaibigan. Okay. Pero wala tayong magagawa. Kung isa ay magpapaiwang maging maldita, salbahe, manlalait, mambabastos. Yan, pinapakita na po sa social media na to. Kung sinong nambabastos at sino ang binabastos. Diba, ikaw, Michelle Japina? Hayaan mo na po yun. Okay na tayo. As long as na alam na natin yung sarili natin. I just hope na ito na ang huli na iyakan nyo, ginagawang pagwawalang hiya sa inyo. Okay lang po yun. Kasi ano, pasensya na rin kayo kung naiyak kami. Kasi, ganun po siguro. Hindi naman ibig sabihin is... Sino po si ano? Silent viewer, sana maayos na lang ang lahat. Ang lahat, tinakano from now on, stay away ka na sa XBF mo. Be careful always. Thank you po. Thank you. Ayoko po magsalita. Ayoko na po mag-comment kahit ano po. Kasi... mas mabuti po manahimik ako kaysa patuloy ako mag-reply at mag-comment. Salamat po sa mga payo. Na-appreciate ko po yan. Dito, mataas talaga ang... Labi, ako nanghihingi sa iyo ng apology kung misinterpret kita, Labi. I love you the same. I love you the same. I love you nothing. Walang natatanggal pagmamahal ko sa inyo, ha? Wala. Kasi, Labi... kung nasa Facebook mo ako, message mo ako. Okay. Paki-message mo ako, ha? Mahal pa rin kita, Labi. Walang nawawala. Na-misinterpret man kita. I'm sorry. Oh. I'm sorry po, Labi. Yeah, kasi ano, alam ako ko yan. Ako mismo, no, sabi ko, hindi ko ikinahihiya ang panghingi ng apology kung ako ay nagkamali. Kung nagkamali man ako, no, misinterpret kita, Labi. Sorry, ha? Si Lula ninyo kasi, madamdaming tao. At lalo, tumaas na ang aking thermometer. Nung ako'y nilait-lait dito, at nakikita kong kaibigan ko umiiyak, at panay pa rin ang banat niyang tawag sa aking... ayusin ko daw ang aking action dito sa aking LS. Ano bang action na dapat niyang ipaayos sa akin? Ako ay hindi siya. LS ko to. Hindi niya ako pwedeng pagdiktahan sa bahay ko. Tapos ayaw niya makuha ang gusto niya dahil hindi siya makaakyat. Dahil bakit ko siya hindi pinaakyat? Kasi ganun at ganun pa rin. Ilang beses na ko na siyang pinaakyat at pambabastos pa rin ang ginagawa yun. Disrespectful. Ha? Kayo nandoon sa mga live stream ng mga live stream. Saksi kayo. Nandoon ba si Marilyn Chang para maghasik ng lagim? Para mangbastos ng tao? Hindi nyo nakikita si Marilyn Chang. Kung makikita man ninyo ako, nandoon ako kay Kuya Bal o kay Lakay. O kay minsan kay ano, Jumar o Tina. Hindi po ako nakikialam sa may ilis na may ilis para umakyat at magpakitang gilas, magpaipal, hindi po. Hmm.
Ngayon, magdrama na siya, magdrama sa kanyang ilis ngayon. Ha? Magdrama na siya kasi diyan siya magaling eh. Magdrama, tigre, tuta. Ibig sabihin, hindi pang babas yun ha. Yung parang tuta, papi, na mapapaawang effect, mabait. Tapos bukas, naging tigre. Tapos bukas, magpapaawang effect. Ha? Yan ang kanyang style. Tapos pag dumating naman sa aking ilis o ilis ang maiba, nang babastos, nang lalait. Saan mo ilalagay ang sarili mo kung nakakaharap ka ng ganyan tao? Me Osang Makes Vlogs. I just hope na ito na huli na iyakan nyo ang ginagawang pangwawalang hiya sa inyo. Salamat, Mi Usang Mix Plan. Sige, magbasa ka. Sige po, basahin niyo po. Silent viewer, sana maayos na lang ang lahat, Tinakano. From now on, stay away ka na sa ex-girlfriend mo. Be careful always. Ang payo ni N. Sabi ni Wonder Woman, live si Michelle now, nagdadrama. Hayaan mo siya magdrama, Wonder Woman. Kilala natin ang ugali ni Michelle. Ako, kilala ko ang ugali ni Michelle within 3 months. I feel na kilala ko na siya buong taon. I didn't know na ganyan na pala talaga siya for so many years. Bicol ako, sana malaman ito ng local kung saan kayo nakatala sa Japan. Sabi ni Bicol ako, sana malaman ito ng local kung saan kayo nakatala sa Japan. Ewan ko. Lani ko, Bicol, wag mo dalhin dito ang simbahan. Ang simbahan ba ang sinasabi ni Bicol? Hindi ko alam. Mama, ito pa, ito, pero ano ginagawa mo? Ang pansin si Michelle. Bicol, kung sino ka man po, wala ka pong alam. Wala pong kinalaman ang pagkaiinsi na isang tao sa isyo. Sana maging malawak ang pangunawa mo doon. At wala pong, ang personalidad ng isang tao, hindi na ikukumpara sa isang pagkaano ng isang reliyon. Okay po? Kung nakikinig ka po dito at paiintindihin mo, siguro po maintindihan mo. Pero kung papasok ka lang dito at magbabas ka, sasabi mo, INC ka, ano pong connection ng issue namin sa pagka-INC ko? Ano po yun? Hindi ko po nilalabag yun. Ah, yun ba yung sinasabi niya? Bicol, ako isa kang INC, pero anong ginagawa mo? Okay. Hindi ko alam yun. Sabi nila ni Carmelotis, mabuti naman hindi mo siya pinaakyat dahil bawal yun sa Karipa. Ay, alam na ng Karipa ngayon ang pambabastos ni Michelle Japina dito sa aming LS. So, in question mark, Tinakano, kill your ex girlfriend with silent. Ignore her malicious false words against you. Be strong, Tinakano. Vivian Lamera, sabi niya, Miss Tina, ako silent viewer din na naintindihan ko kung bakit ka umiyak. Mahal mo pa rin si Japina kasi kahit anong mangyari, marami kayong mga masasamang, masayang moment na nangyari. Tapos nasira lamang. Free Press, she is very demanding as if LS niya. Clarissa Wakamatsu, na kay Kuya Bal ang LS. Nagpapalipad. Nandun siya kay Kuya Bal. Na kay Kuya Bal. Nag-LS, nagpapalipad. Okay. Naka-live si Japina, andun lahat ng kalason, tapos pag dito, bawal magsalita. Rowena Montano, we still loving you both, Mama Linchang. And Ma'am Tina, nagdadrama siya sa LS niya, nagmumukhang victim, pagkatapos mangbabastos. Yan. Okay, yan play natin. Oo. Peace na peace, sana maayos na po ang lahat ng gulo, sabi ni Jopas. Mi Usang Mixed Blacks, bashers at bastos na mga tao don't deserve a drop of your tears. Salamat, Miss Usang. Tama lang nangyari sa inyo yan, Ma'am Tina, kasi hindi na susukat ang pagkakaibigan sa tagal ng pinagsamahan. Free Press, pag di niya nakuha ang gusto niya, nagtatantrums. Oo, nagtatantrums. Maria Carmela San Juan, okay lang, basta wag lang sisiraan si Kuya Bal. Buong Kalingap team, mag-sponsor na lang po kayo kay Kalingap Rab. May bago lula at lulon ngailangan ng tulong. Please, Ma'am MC, I will
Maria Carmela, titignan ko. Okay, salamat sa message. Titignan ko po. Tanong ko muna kay Kalinga Prab kung may nag-i-sponsor pa ba. Okay? Ayam, si ayaw mo dumikit si Tina kay Marilyn Chang pero nakadikit ka sa kalaso na masama din ang sinasabi sa'yo katulad ni Casey. Ayan, tinamaan. Sabi ni Yamsi, ayaw dan ni Japina dumikit si Tina sa akin. Pero siya nakadikit sa mga kalaso na masasama din ang mga sinasabi sa kanya katulad ni Commander Churba. Myla Dugilio, ako nakikita ko noon sa line ni Michelle kung gaano sila ka-sweet at nagulat din ako kung bakit niya nagawa yan kay Ma'am Tina. Clarissa, ikaw po, Miss Marilyn, nasa ilis ni Kuya Bal nanonood at nagpapalipad ng dollar. Yes po, Clarissa Wakamatsu. Hindi ko po iniiwanan si Kuya Bal magulat sa phone. Hindi po. Ang mga dabawin nyo kasi, iba kasi ang ugali namin mga dabawin nyo. Talagang, dulo talaga sa puso namin ang pagmamahala ng mga dabawin nyo. Master Gundam Vlog Doctor, God bless Ate MC. Salamat po, Master Gundam. At God bless din po sa iyo, ha? Ngayon, dito tayo. Jupas TVPH, sabi niya, tama na po, Madam Host. Calm down na po. Wow, ang ganda pa naman ng outfit of the day niyo, Madam. Gusto ko po yan, style ng earrings po niyo. Ay, pinapatawa naman ako ni Jupas TV. Salamat, Jupas. Ayan, putak ng putak si MG at nagdadrama, sabi ni Prepress. Emily Nilay, nilayan mo ang mga sa... Emily Nilay, ha, nilayan mo ang mga sinasabi. Hindi ko antintihan yan, Chuna 21. Wonder Woman, Emily Rivera, wag ka sawsaw. Walang ginawa si Chang sa'yo para magalit ka. Salamat nandito ka, Emily Rivera. Yan lang masasabi ko sa'yo. May usang next move. Huwag nyo na pong pansinin ang mga banat niya sa inyo. Just carry on with all of your group's plans. It will kill her. Tama ka, usang. Tama na yun, mga sis, sabi ni Lani Karamilotis. Alam ko, sis, nasaktan ka, pero pareho na kayo ni Miss Tina na pamahal sa amin. Salamat, Lani. Well, Abby, nakapasok ko, kapapasok ko pa lang. Yamsi, we are all matured enough to know what is right this time. Oo. Nangunguna ako sa pagka-gorlets. Diba? Yamsi, sabi niya, tama lang na hindi niyo pinaakyat kasi mainit ang bawat isa. Walang maayos na pag-uusap ang mangyayari. Pag malamig na ang bawat isa at nailabas niyo lahat, saka na kayo magharap. Hindi ako mainit. Iniyakan ko lang si Miss Tina Cano. Ruhi na Muntano, nagdudruga at ako ni Phil Japino ang bastos at writing kulang sa pansin. Kulang-kulang sa pag-iisip. Ayan, Ruhi na Muntano, yan din ang suspect ko talaga, opo. Kasi may high and up siya eh, high and up. Parang feeling ko, oo, nagda-drugs. Yeah, ikaw nagsabi dyan ha, feeling ko lang. Binabackupan ka lang kita, oo. Miss Usang Mix, you're amazing, Miss Marlene. Keep that in mind. Physically limited. Salamat po, Miss Usang Mix. I love you. Kasi grabe ng mga buzzer to. Wala na talang provision. Dapat alamin kung kailan kayong mga babas. Wala kayong damdamin, sabi ni Yamsi. Nalagkamali ka. Nalagkaroon ka ng inakala mong totoong kaibigan na Michelle Japina, ibabalik ko sa'yo. Nagkamali pala ako nung taong minahal ko. No, no. Masakit. Masakit to sabihin. Sorry. I still love you. Oh, love you. Kaya umiiyak ako na parang... Helena, lagyan mo ng tatak na great pretender. No, I'm not crying because of MC. I am crying because of my best friend. No? I am crying because of you. Na nakikita ng buong tao, ng buong mundo,
kita, pero pinapalit mo ako sa Diablo. Pinagpalit mo ako sa publicity. Or listening. Napakasakit. Napakasakit po. Hindi ko po ginawa ang live na to para masira sa tinakano. I'm just expressing myself because hindi nila ako hinayaang umakyat sa live nila. Hanggang umiiyak si Tina, gusto ko magpaliwanag, gusto ko sabihin yung sarili ko, gusto ko siyang kausapin, hindi nila ako hinayaan. Salamat, Maria Carmela San Juan. Hindi nila ako hinayaan makakaakyat. Bakit ko naman siya hayaang makakyat? Binabastos na nga ako. Eh, ngayon pagdating niya sa taas ng bahay ko, lalo akong babastusin. Bakit ko siya hayaang umakyat? Ako po as a friend, pag may may nagsabi ng ginaganda sa inyo, ako yung tipong klase ng kaibigan na susugod. Pag bravo. Alam ko na sa tama ka. Bravo. Ako yung tipong klase ng kaibigan na ibibigay ko po kasi ang grabe yung mag drama, Miss Tina Cano, ng best ex-best friend mo. Ibibigay ko po yung buhay ko. Bravo. Tim, pwede mo bang i-play dito yung live niya? Sa bahay. Kahit stress at puyat ako, mapasaya lang kita. Mm-hmm. Look at me, Tim. Kahit nanginginig yung katawan ko sa puyat, kahit katatapos ng ating sumamba, gusto ko matulog, papunta ka sa bahay. Pero ba nakagawa sa'yo? Wow, there we lahat go. Lahat ang paborito mong pagka. Drama, no? Alam mo yan. Drama pa more. Alam mo kung gaano ka taminahal at inalagaan. Yung mga nagagawa mo sa akin, kabutihan, sinuklian ko naman, di ba? Sinuklian. Galing mag-drama, wow. Oo. Saan ko naman? Mula ngayon, hindi na kataiiyakan. Masarap eh. Sakit pala. Bakit ang banat niya sa iyo? Ilang bisis na? Limang bisis? Sakit pala. Andiyan yung tita ko. One year kong hindi nakasama. Andito sa labas ng bahay ko. Andito ko parang taga-umiliyang. Bakit? Kasi parang ko sa sabog. Bisita ko po yung tita ko, isang taon kong hindi nayakap at nakasama. Sa halip na iniistima ko, sa halip na nakikipagkwentuhan ako, nasa na ako ngayon? Nasa harap ng camera, parang tayo. Sinagip kita sa kahihiyan, sinagip kita sa kapahamakan. Sabi ko, hindi man tayo magkaibigan, bilang isang magkapatid man lang, Kati, nalubayan mo yan. Hindi dapat yan. Hindi dapat yan. Hindi tayo dapat masumpungan dyan eh. Nag-ELS yan to save her face. Galing ng bus dito, tapos iiyak doon sa kanyang ELS. Drama effect, ha? Kasama ang pamilya ko? Did you think that they are happy? Pati pamilya ko? Pati asawa ko, sasabihin mo sa live ni MC? Naku, naiintindihan lang ng asawa ko yung sasabihin mo, Japanese? Did you know? Nakapagdutulog na rin siya sa'yo? Kasi kahit nag-aaway tayo sa Japan, aabutan ako ng asawa ko na stress at galit na galit? Hoy! Noon, naipag-aing ko yung asawa ko sa halip na asikasuhin ko. Kausap kita na parang jowa ko. Nag-aaway po kami na parang jowa. Nai-stress po ako na parang kami mag-jowa. Dinidibdib ko lahat ng pag-aaway namin at pagkatampuhan. Tapos ito lang. Dahil sa publicity, may pangarap ka pala mapansin nila kuya ba? May pangarap ka pala na pumasok sa pag-charity. Ah, dito lang ako. Yan. Jupas. Ang ganyang mga bagay ay dapat tinatanggal ng karipa. Mm. Dito lang ako. Gusto mo nagmumura ako. Pangaibigan, palamura ako. Drama. Drama pa more, Michelle Japina. Wala nang ipit yan.
ko, ayaw niya nang minumura siya. Kasi doon ko lang siya masasaktan. Ayaw niya makinig sa akin eh. Inaalis ko sa kaibigan. Sino ba naman ang matuwating kaibigan? Nung gusto mo na hindi na mo yung kaibigan, bakit ang bash? Nagkatutak doon sa labi ng baba siya kanya. Ako bilang isang best friend, lumuluha ako at nasasaktan. Binakba siya, pinagtatanggol kita. Tapos ngayon kay MC, paghihirapan mo sa buong mundo na masagang kaibigan si Michelle Jacquina. Gusto ko isumpa yung araw na nakilala kita. Nadidinig ako ng pamilya ko, wala akong magawa. Kailangan ko itong sabihin, kailangan ko gawin kasi gusto ko malatungasan, mag-move on na ako. Hindi mo alam na kung sino-sino ka nakausap ko para nakiyakan. Para nakiyakan. Dahil hindi ko pwede iiyak sa pamilya ko eh. Kung nakawin mo dito sa Pilipinas, time na pinagtatanggol mo si MC, time na nag-mentor-mentor ka, sabi ko wag. Ay, nagselos, nagselos. Everything for you. I can give everything for you. Ang sakin ay sa'yo. Ang sakin ay sa'yo. Silos nga. Posisip si MG at magkasarili, sabi ni Kino Malakad. O, nagsilos. Anong kulang, Tina? Anong kulang? Hindi ako nagkulang sa'yo bilang isang kaibigan. Hindi ko kailangan mag-drama dito sa social media. Hindi ko kailangan mag-drama. Nag-drama nga siya ngayon eh. Nag-business na. Ulti mo buong katawan ko. Walang tinago sa'yo. Babaasan mo ako pala na yung kaibigan ko sa gipin ko. Sa gipin ko, sa kahihiyan, sa gipin ko. Silos pa more. Silos pa more. Yan ang makakasiro sa'yo, Michelle Jacquina. Lahat. Dahil di MC magiging na nandun ako para ipagpaggalang siya. Pag yung gano'n yan yung kaibigan ko, pero ako, dahil na binabas na ako ng mga supporter ni MC at saka yung mga nag-aakalang na pagwalang kwenta ang kaibigan ko. Yung nag-aakalang wala akong kwenta ang kaibigan. Nasabi mo ba sa kanila kung gano'n ako mabuti? Nasabi mo ba sa kanila kung gano'n ako mapagmahal na tao? Nasabi mo ba sa kanila na pag pumunta ko sa bahay ni Michelle Jacquina kahit nakikitig ang katawan ko, baka ako na ako para samahan ka? Bakit pagod na pagod ako, kuya na kuya, distress ako? Nagluluto ako ng paborito mo? Nasabi mo ba sa kanila na sobrang silos, ganyan pala ang sobrang magsilos ang isang tao. Kaya ganyan pala sabi nila, sinrider mo ako, hindi ako masaya eh. Dahil hindi ko alam pa paano ko makalimutan yung mga memories natin. Yung mga picture natin, hindi ko alam paano ko iiring. Yung mga video natin na masasaya, hindi ko alam pa paano ko tatanggalin. Hindi ko pa nga naya upload yun eh. Pinagpalit mo ako sa publicity. Kailan ka ba naging charity vlogger? Kailan ka ba naging charity vlogger? Kailan ka ba tumulong?
konti lang. Pero kalilian ko. Kasi ang alam nila, BFF tayo, umaasa ang mga followers ko, umaasa ang mga taong nagmamahal sa akin, mga kaibigan ko. Naging kaibigan at pamilya ko sa social media na magkakaayos tayo. Ano nangyari? Magdadrama ka pa. Pag ito sa NNC, pwede tayo mag-usap in private. Ba't hindi mo ginagawa? Ba't sa social media? Pinakamasakit? Bakit? Nung nakasama ako, na nag-live ako noon, saksi kayong lahat? Handa akong iwanan ng pagiging Michelle Japina that time para sa kaibigan ko na si Tina Cano. Tapos ngayon, alam mo kung anong sakripisyo ginagawa ko? Kinukopyan niya ako ha, kinukopyan niya ako. Nasabi ko, ibigay ko si Tina sa kanya. Doon sa tao magkukunwari, sa mga taong alam mo gumagamit lang sa'yo? Ngayon po nga, Elena, alam mo na kung bakit. Akala ng iba ang sama-sama ni Michelle Japina. Akala ng iba, napakamaldita ko kasi minumura kita. You deserve! Kasi ang kulit mo, ang tigas ng ulo mo. Ay hindi, ang akala mo, Michelle, pag-aari mo si Miss Tina Cano. Sabi ni MC, nagsiselos daw ako. Ngayon, BFF kayo. Eto ha. Eto ha, Jasna. No? Shout out kay Jesus Jasna. Best friend din po yan ni Tina sa Japan. Pag nag-aaway sila nung kaibigan niya na yon, anong ginagawa ko? Sasabihin sa akin ni Tina, nag-aaway kami. Anong ginagawa ni Michelle Japina, Tina? Sabihin mo daw dito? Nag-a-advise ako na magbati kayo. Hindi ko i-advise tulad ni MC na magsira kayo, na mag-away kayo. Yun ang totoong Michelle Japina. Bakit hindi mo masabi sa social media? Hindi sinosa si Michelle Japina. Si Michelle Japina mapagbigay. Isinishare ko kung ano'y meron ako. Kahit kaibigan ko, pwede mo maging kaibigan. Mas maganda kung madami tayo. Kaibigan ni Tina Cano, minahal ko agad kasi kaibigan niya yun eh. First time ko pa lang nakilala, niyakap ko na. Pagtanong niyo man po sa kaibigan niya. Kasi alam ko, minahal ni Tina, ibig sabihin mabuting tao. Ibig sabihin mahal niya, kaya minahal ko agad. At minahal na rin ako ng kaibigan niya. Ano naman si MC kung maging kaibigan niya? Bakit ko ipagdadamot? Hindi ko siya pinagdadamot. Kinukuha ko lang siya sa kahihiyan at sa kapahamakan. Kasi yung taong pinili niyang samahan para matupad yung kanyang ambisyon, mali. Ikaw ba naman i-mentor mo yung tao halos iso ka ng buong mundo? Wow. Wow! Kamas Award! Silos Award! Ako. This is my history kung paano ako nawasa ng pakikipagkaibigan ko. At gagawin ko tong lesson sa buhay ko. Hindi ako magsasawang magbigay ng tiwala at pagmamahal kasi hindi lahat ng tao magkakamuka. I always give sa lahat ng tiwala at pagmamahal kahit ilang beses pa ako masaktan at umiyak. Saktan ka pala eh. Bakit mo binabas ang best friend mo ng ilang beses? Hindi ba na makapasok sa buhay ko dahil lang sa isang taong nanakit sa akin? Oh. Umakasa ako, kaya ako nananahimik. Pagbalik ko ng Japan, magiging okay tayo. Pero sa ginawa mo na to, hinayaan mo akong bastusin at babuyin sa live ni MC. Guys, pinababoy ko ba si MC dito? Lahat ng ilbis ko namin ni Miss Milan. Sasabihin mo na ang ginawa ni MC? Sasabihin mo na you're not affected? Sasabihin mo na hindi ka nagrebatal kasi ayaw mo ako mapasama, pero yung mga sinasabi mo ang sasama. Yes, best friend is the best enemy, pero hindi ako naglalive na ganito para i-bash niyo po si Tina Cano. I'm just saying or expressing my feelings na hindi ko na ilabas sa live nila. Gusto ko umakyat pero hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Bakit? I think this is the right time na magsalita na ako para naman sa side ko. Kasi saan ko sasabihin? Hindi niya ako kanakausap sa private. Di ba? Hindi niya ako kanakausap sa private. Magsasalita siya sa ibang live. Hindi na po siya yung Tina Cano na minahal ko. I am ready now. I am ready pagbalik ko sa Japan. Masakit at mabigat, mahirap. Pero I think kailangan ko na mag-move on. Kailangan ko na mag-move on. Kaya ako umiiyak kasi umaasa ako na she is still my best friend. She is still Tina Cano na minahal ko at inalagaan ko. Pero paano pa kung yung sarili ko ng kaibigan, yung sumasaksak sa akin, yung sarili ko ng kaibigan yung
Magiging okay din po ako. Okay. Hindi ko ba sinasabi masamang tao si Tina Cano? She is a very loving person. She is very sweet. Wow! Loving and sweet! Bakit mo ginagawa ka ng Tina Cano? You're almost 5 to 6. LS, Tina Cano. Na nakita niya sa iba. Kasi, ang ugali po kasi niya, parang medyo may pagkasobrang professionalism niya na gusto niya i-apply sa akin. Na sinabi ko naman sa kanya, minahal kita bilang ikaw, ano man ang kakulangan mo, ano man ang sobra, ako din, mahalin mo bilang ako. So akala ko, mahal na niya ako. Akala ko, naiintindihan na niya ako. Yung tipo na kahit mura-murahin ko siya, alam niya na pagyari ng galit ko, magiging okay din ako. Hindi mo mura-murahin ang best friend mo. Nadadala lang kayo ng sama ng loob, kaya nagpapagpinong tao, hindi mo mura-murahin na kayo. At maghiwalay ng maayos. Opo. Opo ka, Jocel. Gagawin ko po yan. Guys, sorry, lalo na po sa mga senior citizen at sa mga kapatid na nakakapatid. Ang sauce ginagamit ang senior citizen, excuse me. Alam ko tama itong ginawa ko, pero bilang isang tao, kailangan ko itong gawin para makarecover ako. Sige, Michelle Japina. Sobrang hirap na po kasi, sobrang sakit na po kasi. Nung alam ko, babalik ka dito sa ilis na po. Malinig na lahat yan. Magiging ayos ang lahat. Na inaasahan mo yung kaibigan mo. Kasama mo, bandang habang huli. Nang galing ka dito, nang babastos ka, tapos pakawa-ipit ka, nagdadrama ka sa LS mo? Hindi po. Yeah, hindi. Wala kang karapatang murahin ang... Masakit ba? Kahit po sa cellphone, sobra kami magbangayan ni Tina Cano. Sobra kami mag... Minumura ko po talaga siya. Oh. Nagkamali po si Miss Tina Cano, piliin kang maging best friend. No string attached. Na unang pangalawa pa rin, tinanggal niya ako ng karapatan na ipagtanggol siya, ipagmahal siya, pamahalin siya, at ipakilalang kaibigan niya ako. So, sige, silos ka more. Unang kita pa lang sa kanya. Kasi ang pagsisilos niya, kamatayan para sa kanya. At ganoon din naman siya sa akin, guys. Oo, ang paraan ko lang paano ko mapasaya yung mga taong mahal ko. Pag birthday nila, sinusurpresa ko sila. Talagang natutuwa akong makita na sa time na maiiyak sila sa ginagawa kong pagsurpresa kanila. Ganoon lang po yung kayo ang pagmamahal. Kasi Lynn, gusto niya talaga hawakan si BX si ano, yung alam ko sila, pag nasa bahay, na sila, pag-aari niya. Sila ng mga paborito nila. Pagsilbihan ko sila, siguro naman wala nang masihigit pa po doon, ano. So, napakasakit lang po sa akin na sa lahat ng memories, ganun mo lang kadaling itatapon para sa kayamanan. Tingnan mo. Mayroon po si Tina Cano. Hindi namin siya minumura. Siya nagmumura dito ng gagaling iti at ng lalain. Pero yan, sa kanyang ilis. Tingnan mo, duplikara. Ito po ang dahilan na sumira sa amin. Iminentor niya si MC kasi alam niya na sa pamamagitan ni MC, siguro makikilala siya at yun naman yung nangyari. Pero nakilala siya na ako naman sobrang sakit sa side ko kasi nakikilala yung kaibigan ko na binabastos. Nakikilala yung kaibigan ko na binabash ng madaming tao. Eh hindi naman nila kilala sa private si Tina Cano. Kaya ako bilang isang kaibigan, no? Bilang isang kaibigan, I always call and text her ang haba at galit na galit ako. Stop! Kasi nandito ako eh. Hindi worth it ang pagpapakamatay kung ipagtanggol ka kung ayaw mo kong sundin. Kaya ang title nito sa buhay ko, pagkakaibig ang ipinagpalit sa kasikatan. Pinagpalit sa akin, kaya ang sobrang sino. Sa publicity. Pagkakaibig ang pinagpalit sa ano? Sa pangarap. Publicity, sinasabi niya. Diba masarap kung parehas tayong aangat? Mas masarap kung hawak kamay tayo? Kasi yung 200 subscriber ko po, galing po yan kay Tina Cano. Yung habang buhay kong tinanong ng utang na loob, kung bakit ko siya minahal?
Nagtanaw pala sa nakutang na loob, pero wala siyang tigil kang magbastos. Nakipag-ibigay ng subscribers para sa akin. 200, mahigit na subscriber. Nilagay niya din ang halo sa channel ko. Pinagpuyatan niya, pinaghirapan niya. Makinig kayo mga karipa. Ito ba ang inyong tanggalin na si Miss Yardatina? Paano ko maibabalik? Hindi sumusunod sa inyong guidelines. Bastos, manlalayat. Galing dito ng bastos. Tapos nag-live at nagpaawang effect. Nagdadrama. Siguro ang pagkukulang ko lang, hindi ko nagawa yung bagay na gusto niyang gawin. Nadiktahan niya ako. Ito lahat yung tayo. Yung pwede tayong mag-text kay Sankarnod. So, ibigin yan. Kailangan dinidiktahan lang. Sa pambabastos niya. Lahat tayo. Meron akong sariling desisyon. Meron akong sariling buhay. Meron akong sariling damdamin at pag-iisip. Yes. Tama ka rin sa'yo. Kung manipulative, obsessive, compulsive po. Pero tinutahan mo ko na ikaw napakatalino. Guys, tandaan niyo po. Relasyon mag-asawa, relasyon magkaibigan, relasyon magpamilya. Wag mo piling niya asawa niya si Miss Tina Khan. Ano kaya gusto niya hawakan sa liig? Piling niya asawa si Miss Tina Khan. Ano gusto niya hawakan sa liig? Guys, what's serious? Ito nga oh. Ano ba to si ano si Michelle Japina? Baka naman na lesbian, hindi natin alam na nagtatago lang. Kasi yung mga ganyan mga tao, natatanong lang ako kasi sobra ang kanyang ano, sobrang pagka silos na mas masahol pa sa silos sa isang asawa. Oo. Oo, I'm sorry if I said that, no. So apologize ko talaga sa lahat na dito, no. Pero may ganyan kasi yung mga lesbian pumapatay na ng tao sa sobrang silos po. Oo. Wow. I'm speechless. Okay na. Yaman na po. Lahat na yan babalik. Lahat yan babalik. Makakarma yan, Miss Tina Cano. Makakarma. There is what you call karma. I believe in karma. Makakarma po yan. Okay. Yung kanyang lahat ng pagkukunwari. Yung kanyang lahat ng pagkukunwari. Nanggaling dito, nambabastos, nagtatantrum. Tapos, biglang pumunta ng ilis. Ha? Para mag-iyak-iyakan, magpawa-paawang effect. Tapos, binabanggit, pinagpalit mo daw siya sa akin. Galing dito ng babastos ng lalait. Tapos, pumunta ng kanyang ilis. Tignan nyo. Matino bang tao ang isang ikikip ng karipa? Ay, lahat na po tayo. Mag-text na po tayo kay Sangkay Lons na ipatanggal si Michelle Japina sa kanyang pang-uugali na hindi siya karapat-dapat maging news, hindi siya karapat-dapat na maging karipa. Michi, posiblemente nga po na itong si Michelle Japina ay, sabi ni, hindi ako ha, Michi, lesbian nga. Ay, sobrang in love kay Miss Tina Cano. Kaya ganun. Kasi wala kasi, kung isipin niyo po ha, i-analyze niyo po. Wala kasing ganyang pag-ibig ng isang kaibigan na halos pumapatay, sobrang silos talaga. Kundi ang isa, kung di ka lesbian. Okay. Alam ko po yan. Alam ko. 85% po, ang dami ko na pag-aralan sa mga ganyang ugali. Ngayon ay pilihan ko na. Kaya kung manalita siya, parang manalita siya, parang lalaki, parang bakla. Sobrang pambabastos. Makakarma ka rin, Michelle Japina. Dahil wala akong ginagawa sa iyo. Binibintang at binibintang mo sa akin ang mga pangyayari at nangyayari sa iyo ng best friend mo. Dahil ba ikaw ay ano ka?
umiibig sa isang babae, ewan ko. Sobrang silos na mo, nawala na sa lugar. Nawala naman akong kasalanan. Hello guys, yung mga comment po natin, ano po, baka po kasi pag na-save na to ni Miss Marlene, tapos mabasa nila, iniisip nila. Sabi ni Usa, sabi niya, ganun din po siya kay Kuya Bal, not only with Miss Tina, controlling daw, hinahawakan, gustong hawakan ang lahat ng saliig. Sino yun? Si Mi Usang Mix Vlog. Sabi ni Preprecis, a control freak. Mm-hmm. Christy Binson, hindi ako nakipag-away dito. Baka naligaw ka ng landas. Naligaw na landas si Christy Binson at nahuli. Wow, ikaw na MC, ang lakas mo kay Sangkay para ipatanggal si Michelle. Jisa. Natapos na kayo? Natapos na kayo manood kay MJ? Nandito na naman kayo? I thank you. Bumalik sila dito? Ay, nakikimarites. Sige, kakanta na lang ako para maestro, kanta tayo po. Mm-hmm. Yun ako. Kasi nakahinga na po ako ng maluwag. Wala po akong ginagawang masama dito, ha? Ang ginagawa ko lang masama para sa kaalaman ng lahat, ay nag-ilis ako, hindi ako nagpaalam sa aking mentor. Yan lang po, para protektahan ang imahe ng aking mentor. Ayan, kanta na lang tayo, para hindi ako, para walang ano. Lourdes Cabalquinto, sabi niya, Miss Tina, dapat ikaw ang nakakilala kay Michelle. Okay. Kilalang-kilala ko po yan. Kaya ayaw ko na pong magsalita. Kilalang-kilala ko po yan. Hintay na lang po natin ang pagdanaw. Yung sinasabi niya, nakakahiya ka Michelle, victim ka ngayon. Samantalang ikaw ang nauna na i-live si Ma'am Tina, kahit di ka nag-dropping name, hindi kami tanga. Hindi nga naman tanga ang viewers. Diba? Oo. Mm-hmm. Hindi nga naman tanga. Ang sabi ni Aslik G, go Miss Tina, go lang. Salamat po. Hayaan natin yan, hayaan mo na yan mga yan. Kasi Nagpapag-guilty epic siya, sabi ni Free Press. Kaya nagpa-plastback siya. Japina, balik ka na ulit dito. Ayan. Tapos ka na mag-live, di ba? Hindi pa kami tapos. Oy. Hindi pa siya tapos. Nag-enjoy yan na kami makinig sa iyong mga paawa epic doon at drama. Kasi masyado ka nagsisilos. Mina, Japina is like a broken piece. She needs professional help, I think. Oh, I thought so too. Ang tagal ko nang iniisip yun eh. Yan, nagpapag-guilty epic. Kaya nagpa-plastback siya, sabi ni Prepress. Inuunahan niyo kasi ako. Ang ganda ng LS ko. Nagpapalabas ako ng sama ng lugar kay Miss Tina para guminhawa naman ang kanyang feeling. Kasi na na-i-stress na, nahuhospital na. Oh. Di ba? Ay, naku po. Sabi ni Amy Garcia, Tin, how great thou art. How great thou art. Oy, alam ko yung song na yan. Alam ko. Resulta mo po, Ate Grace, huwag tayong bumaba sa label nila. Kailangan ni Michelle ng tagapayo. Pero kung hindi siya mapayuan, makinig, wala tayong magagawa po. Opo, Lani Carmelotes. Ha? Sabi ni Julieta Juriga, Bakulaw. Sino Bakulaw? Ako? Okay, play na kakanta tayo. Ayan, may request si Myla. Okay, play natin ang kanta natin na. Okay. Nasabayan ko lang po ha, kasi hindi naka-play yung mic ko eh. Hindi naka-ano. Okay, play natin, guys. Ito po yung kauna-nahang song ko. Elbow, sabi ni Rosalind. Sabi ni Rosalind Suarez. Elbow daw. Kanta by Do the Five. Elbow. Ayan. Do the Five. Elbow. Ayan. Do the Five. Elbow. Puro ka palang kumanta eh. Hindi ako marunong kumanta.
Oh, ito isa. Kakantay mo to ha. Pag-aralan mo. Ayoko na. Masakit ang ulo ko. Kaiiyak ko lang. Namamalat si Mirko. Na, makinig ka, Miss Marlene. Sa tamis ng iyong halik. Yan. Wala naman halaga ang buhay kung ikay wala, kung malayo ka. Hanggang kailan kaya matitis ang pagluha nitong puso? Ah, kantahan na lang! Ang pag-ibig. Sabayan mo ko. Hindi ako marunong. Wala akong ano, lyrics. Hindi ko wala akong talk to. Sige ha, kabisahin nyo na yun ha. Kanta, kanta. Yan ang gusto mo, akyat. Akyat kayo, Lani Carmelo. Tapos gusto mo kumanta. Kanta ka rin. Lani, ito lang hanggan. O, ito. Akyat ka, magpakyat ka. Magpakyat ka. Lani, akyat, kanta. Ang buhay kong ikay wala. Una, wala. Teka mo, ano? Ba't ka po bumaba? Asan yung ano, hagdan? Teka mo na. Hayaan mo, hayaan yung mga haters. Haters will always be haters. Say music. Ayan, ito. Mistake na ka, no? Akyat na. Ngayon, nawala ako, no? Sa piling mo aking sinta, di ko na kaya. Narito di na muli pang lalayo. Piling mo, di ka na muling iiwan pa pagdating kaya. Ang mabuhay kong ikay wala. Wala ba kayong kamay? Resiling Suarez, mas lalong naasa ang mga base ng kakantahan tayo. Kantay pa more. Sige pa, Miss Tina. Ay, ito ang kaya itong kantahan. Okay lang yan. Ako'y taga sa'yo, ikaw kakanta. Muling iiwan pa pagkat di ko kaya. Ano ba buhay kung ikay wala? Oh, ano pa? Ano pa yung magandang kanta? Ito, may kanta ako. Do the five, elbow. Do the five, elbow. Yan, wow. Yan, sige, sabi niya, kakanta si Christina, sasayo si Marinchang. Hayaan niyo po, nagre-request po ako, kakantahan ko yung si Miss Marlene. Yan, hayaan niyo, nalaglag na yung pantanan ko, nag-99 pound na po ako. I drop weight. Okay, sige, laglag na yung pantalo natin. Ano pa? Anong kanta natin? Yeah. Kanta natin. Pasasayawin kita. Ang galing. Yeah. Galing. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan. Ang saya ni Miss Marlene ah. Alam mo sa... Basa-basa muna tayo. Ang saya ni Miss Marlene ah.
Sana lo, sana ganyan ka safety, oh. Tuna 21. Ay, ano na po, tuna. Si Gorlitz 61. Gorlitz si 61 na po. Tapos natawagin ako ni Michelle Japin ng Gurang. Ha? Sige lang, okay lang. Yun, accept ko naman. Alam mo, Michelle, hindi mo kailangan i-prune na mabait ka, sabi ni Yamsi. Yung lumalabas din sa bibig mo, doon pa lang pinapakilala mo na sarili mo. Sabi ni Yamsi yan. Plot na plot ang tamay. Rizalin, laking improvement ni Madam nung napunta siya sa mga taong totoo. Totoo yan. Sabi ni Rizalin, totoo. No, no, no. Totoo yan. Ang laki na improvement ko, ha? Parihas po talaga kayo ng mama ko. Sexy ako, hindi nagmana. Sa kanya na yung sabi ni Michi. May galang shout out sa lahat. Ma'am Chinese, sila po, Ma'am Chinese. May galang shout out sa lahat ng tito. Oh, anong kanta mo, Miss Tina? Kakanta pa ba tayo? Sige. Ay, sasayaw nga ako. Ikaw naman, pambihira ka naman. Sige. Bigyan mo naman ng audio. Bigyan mo naman ng ano, pampag-goodbye. Okay. Di ko na. Para makasayaw ka. Sasayawin talaga ako. O yan. Tapos na tayo nag-iyakan. Ay, tapos na yan. Tantalize you guys. Go, go, Ma Marlene. So happy. Lang tayo. Hayaan ang mga bashers. Pabigat lang yan. Pabigat. Oo. Cordillas, sa edad ni Ma'am MC, ang ganda pa rin yung katasa. Thank you. Thank you, Cordillara Vinci. Ma'am Sinis, thank you. Relax pa lang, Gabi Strong. Okay lang ko, Ma'am Si. Happy lang tayo. Sige, good vibes. Ayan na. Ah, ang dami nang dumating para makakilig sa kanta mo, Miss Tina. Okay. Ano? Okay, sayaw ka ha. Mayos ka. Sayaw ka ha. Sige. Pinakaiyak mo ako. Ikaw naman papakantahin. Papasayawin kita. Pinakaiyak mo rin naman ako. In fairness. Hello guys. Ayan. Sumayaw ka dyan. Kasama yung music mo. Bye, sex mountain. May lakas yan. Wow! Una all sa sexy. Thank you. Tingnan ko nga kung malambot ang katawan. Sige. Ay, hindi. Tingnan sa katawan ko. Hindi ako magaling sumayaw. Thank you po sa maraming magtsatsaga. Manood. Maraming salamat po. Paubaya daw. Sige ka paubaya. Hindi ko alam yung paubaya po eh. Sabi ko nga yung mic ko para makantahan ko kayo. Sige na nga. Ang galing naman ni Miss Marley. Nag-apologize ako. Ay, na, ma'am. Ay, nag-apologize ako na siya. Ay, hindi ko alam. May pagkakingkoy ka rin palang tulad ko. Ay, hindi na. Ay, budot-budot. Sige, budot sa na. Budot sa'yo. Sige, kala nyo. Ito si magpakit ka nga. Magpakit ka nga para may kasama tayo sa kantahan. Dali, andin na si maestro. Ano yung maestro? Kanta ka, maestro. Ano pala yung ganyan? Anong tawag sa sakit niyang say? Wait budots. Lang. Wait. Kaya mo pala yung pag ganon-ganon? Oo, oh, yung mga budot. Ganyan. Talaga? Hindi ko kaya yan. Ang galing nga. Try mo nga one more time. One more time. Sige. Okay. Ay, hindi na lang mulot yung kanta mo. Nawawala ako sa rhythm. Ang galing. Nawawala ako sa rhythm. Ah, Diyos ko. Kanta mo. Ang galing. Magpakit ka nga. Ang sexy, oh. Ang sexy mo daw, oh. Ang galing. Busog yan, ah. Busog daw, oh. Sige, pakit ka nga kung sino kakanta dyan. Marami salamat po. Ang tagaling mo ito nagtagaan tayo. Ay, guys, pajama po ang suot ko. Pajama. Yung top lang medyo. Hindi pajama. Busog. Ay. Sumakit ang ulo ko. Bakit? Eh, kasi ano, yung iyak tapos tawa tapos kanta. Yun pala, hip-hop palang tawag doon. Sabi ni Chona, oh. Hip-hop. Hip-hop pala. Sige nga, yung mga ganun-ganun. Mag-play ka ng music dyan. Ayun mo. Wala ka dyan. Basta ako dito lang ako. Pag-play music, sasayaw ako.
Bala ka dyan. Paubaya daw, kakanta tayo ng paubaya. Proverbs, don't rejoice them, you remain in ang labo ng ilong ko. Be happy when the stumble for the Lord will be. Thank you po. Ganda naman ng message naman ni Levi. Dancing Queen daw. Oh, ayan na, nasa iyo na lang ang trono. Oh, Dancing Queen. Queen. Sasayo. 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 Dancing Queen. Ano na kalagay? Young Miley. Miley, binago mo yung ano mo, yung profile mo. I just fall in love again. Kanta po. Okay, kanta tayo. Just dreaming. Yung pa ba yun? Dreaming. I'm ay, hindi ko masasayo yung dreaming. Upo na lang. Yun po ba yun? You're ready. Da-da-da. Siya ba yun? Yung feelings? Feelings. Hindi, dream. Nothing more than feelings. Yan ba yan? Kanta ka nga. Sige, hindi. Ano ay, yung dream? Ay, hindi. Kanta. So, sayaw lang ako. Hindi ako papayag dyan. Okay, Timo. Walang pera, ate, may cheat. Ayan, I just fall in love daw. I just fall in love kay Anne-Marie. Ayan, pwede kong kantahin yan. Ah, sige, kanta, ipi-play ko, ha? Ay. Ah, sabi ikaw tayo. Na, hindi ko alam yung lyrics. Okay. Hindi ko alam yung lyrics. I just fall in love again. Ang title, no? Just fall oh, in love by again. Anne-Marie. Ay, hindi ko alam. Hanapin ko muna yung lyrics, ha? Ito na, ito na. Sasabayin natin. Ipaw walang lyrics. Oh, no, sige, hala na. Pero, no? Hindi, okay, ano, sasabayin mo lang ako. Koro kayo mo. Ay, Diyos ko. Big applause from Miss Marlin. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Sana all ganyan ka-sexy. Okay. Or I am in here with you. You take me in your arms. No, I'm wide awake. I know almost. My, I know my heart. Ah. Panari mo hanggang. And all I just fall in love again. Just one touch and then. Wait lang. May na-discover ako. Wait lang. Wait lang. Ito na. Wala yung boses ko. May na-discover ako. Wait lang. May na-discover ako. Sabi mo, hindi ka marunong kumanta. Hindi nga. Hindi nga. Lalo na pag walang music. Alam mo ako kasi sinasabayan. Ayan na o. Queen of Vocal. O ayan na. Meron ka na naman pangalan o. Queen of Vocal ngayon. O ayan. Vocal of the year. Huwag niyo ko ipasubo. Ha? Magaling. Mamusit kayo. Hindi, hindi, ngayon ko na-find out na meron ko lang. Ba, yung isang ano ko, nalilang. Kakanta o, kanta pa lang. Sige, ayan, sige na. Magka, sige, go. Kakanta yan. Sige, guys, post natin sila. Sige, post natin si Miss Marlene. Tuloy mo yan. Karibin mo daw yan. Ayan, hello, Chona. Magaling din kumanta si MC. Oo nga eh, nakulat nga ako. Magaling sumayaw. Ayan, lalabas ang talent. Malapit na po kasi ang birthday niya. Ay, wala tapos niyo nang puri-puriin. Ay, pinupuri ninyo yung masamang boses. Huwag niyo puri-puriin niya. Ay, talaga na mamausap. Ganda daw. Oh my gosh. Napasubo yata ako. Oh my gosh. Teka, tingnan ko muna yung mga karaoke dito. Napapasubo. Oh thank you po. Maganda lang boses. Habang, sige, tumuloy ka dyan. Mag-ano ka dyan? Mag-search. Tinutunoon ko pa. Nag-upload pa lang. Oh, sige, habang naghihintay po, ipiplay ko ang song ko, ha? Kakanta tayo ulit lang. Wala, ano, acapella tayo kasi walang mic yung ano ko, ha? Tina ka, no? Alin ba yun? Maybe someday naman. Para naman, no? May mga kakanta po kasi nito, eh. Maybe someday. Sunday karaoke. Oh my Lord. Pasubo yata ako. Kaya mo yan. Kung talagang gusto mo mapasaya ang ano, viewers natin. Yeah. Pasubo oh, ayan, yata. Ayan. Oh, sige, kakanta ako habang nagkakanta. Hindi naman ako marunong kumanta. Habang naghihintay. Habang naghihintay, okay. Na ba yan may ano? Sunna na tanyo. Susume rong karaoke apari. Okay. Okay guys, this is for you all. Title po nito, Maybe Someday. Acapella po ha, walang mic tayo ha.
Magaling daw mag-helicopter si Madam. Huh? Never let me down. I know you'll always be around when I don't help me to live. Teka lang, wala ko. Always there for me whenever I don't want to be alone. You know just how I feel. Looking here for words to say. I wish that I would tell something, but I'll try anyway. Yeah, I don't love you just because you make me feel that everything's alright. You were there when I was lost. Thank you, Mary. Nadaap na bawa na ano yung nadistract ako sa nabasa ko eh. Ano sabi? Tina Cano is a user. Thank you po. Tina Cano is a user. Thank you po. What kind of user po? I'm just a simple girl, the ordinary and I don't have all the answers. You look up on my track, I promise me a better life to come. I thank you every day. Kanta ka lang, nakita ko na. Okay, Naps, your turn. No, sige, kanta ka pa more. Kanta pa. Thank you, I feel that I'll try anyway. Yeah, I don't love you just because you make me feel that everything's alright. You were there when I was lost. Take me from the darkness and bring me to the light. I wish that I could tell you face to face someday. Ayan na. Ayan, tingin mo kita yung pares. Nasewa na talaga tayo. Sayang lang ako. Ay, subukan ko ha. Huwag kayong tumawag, guys. Kasi alam mo naman ako, mahilig akong kumanta, pero ang kanta walang hilig sa akin kasi ang sama talaga ng boses ko. Sintonado number one, okay? Pero pagsikapan ko to. Ito challenge niyo ko. Ay. Oh, yan. Okay. Salamat po sa lahat. Napasaya namin kayo kasi si Miss Marlene si Maya. Okay. I must be dreaming. Mm-hmm. Or am I really lying in here with you? You take me in your arms and I'm wide awake. I know my dream is coming through. And oh, now that I just fall in love again. May nanalo mo. Just one touch and then it happens every time. And there I go. I love again. And when I do, I just come. Oh, dito ko. Balik pala ako. Love with you. Kasi dyan yun, hindi ko marunong kumanta eh. Nagpupumilit. Magic, it must be magic, the way I hold you and the night just seems to fly. Easy for you to take me to the stars. Heaven is the moment when I fall to you. I think I'm gonna look up and I just want your love again. Just one touch and then it happens every time that I go. I just want your love again. And when I do, I can't help myself.
I fall in love with you. Yeah! Kumanta ang paos. Can help myself. Love with you. Oy, nagsusumikap itong hindi marunong kumanta. Excuse me. Pinagbigyan ko lang kayo. Galangin po. Palagi sa mga pag-game. Mama Marlin, para marami na, o yan, kakanta ka daw sa ano, yan, inumpisahan mo kailangan. Ay, kakanta, wala na nga akong boses. Sabi ko, di ba tinanggal ang thyroid ko? Tinanggal po. May operation po. Kaya ang boses ko ay hindi po tataas yan. Talagang namamausbet niya. Tinanggal na po ang thyroid ko. Guiter. Pero, susubukan ko. Next time, meron talaga, wala lang akong B8. Kasi yung beat talaga sir, nakakatulong yan pag papaganda ng boses, di ba? May mga echo, ganyan. Labi, thank you. Pagbasta mo na ako, Myla, galangin mo palagi sa mga pag-game ni Ma'am Marlene para marami ka palagi entry. Michi, kita tayo na lang tayo sa bahay ng crush natin. Ma'am Tina Cano, salamat po palagi sa nandiyan ka para i-guide si Ma'am MC, si MC. Bye. Aww. Okay na. Thank you. Thank you sis. Aalala, mag-i-live ka na ba or may pupuntahan or what? Thank you sis sa pangunawa. Thank you sa pag-love. At love ko pa rin si May, si Lavi. Ayan. Love kay Lavi. Bye mga classmate, nami-miss ko. Ayan, balik ulit tayo. Wala na tayo sa samaan ng loob. Ayan. Ganyan lang mga sisters, pamilya, lab-laban lang tayo. Labi, magbi-birthday si ano? Anong entry mo, ha? Mayroon kang dialogue, sisend ko sa'yo. Pakantahin ano si Labi. Pakantahin. Pakanta yan. Team Angel, hello po, Tina. Team Angel, thank you po, hello po. Ay, sino yung ano? Pipila ko ng 10 contestant kahit ayaw niya. Ano, nandito pa si Lavi. Lavi, I'm sorry. Na-misinterpret kita, ha? I'm sorry. I love you the same. Yeah. Accepted. Gusto lang kita mahug dito. Hug na kita. Ito, totoo to. Arms ni Marilyn Chang. Hug kita. I pretend you're here. I hug you. Love you, Lavi. Oo. Iyak na si Myla Dugueyo. Ayaw na niya umalis sa dito. Ay, huwag kang umalis, Myla Dugueyo. Oy, Labi, why? Labi, kasali ka sa ano, sa contestant ng ano, ha? Drone, ultimate. Hindi, babalikin sila. Alam mo kung bakit babalikin sila, Labi? Kasi mahal niya tayo dito lahat. Mahal niya tayo dito lahat. Pero, hindi na, nagsorry na po si, nagsorry na ako, nagsorry, I love you, I'm sorry, sorry talaga. Pero kung gusto niyang umalis, wag natin siyang pilitin mag-stay. Okay, para siguro may rason siya, ikaayos ng kanyang feelings, okay lang po yan ha. I love you, Lavi. Okay, wala na ba mga kanta? Alam niyo po ba ano? Ayaw ko na kumanta kasi wala na akong boses bukas ko naman eh. Ay, tigil-tigilan niyo na si Marilyn Chang. Una po kang pangit kasi sayaw na lang ako. Miss Marlene, isang natutunan ko sa'yo, na find out ko sa'yo. Ano ka pala? Game ka pala sa ano? No? Talaga na pagbigyan mo kaming mga viewers mo na sumayaw. Nag-budots-budots. Ano budots-budots ang tawag yan? Budots? Marunong ako magbudots? Oy, sumasayaw ako. Oy, kasi clubber nga ako eh. Socialite nga ako, di ba? Oh, lahat ng sayaw, pinag-aralan ko yan. na-misinterpret ko nga si Ayamsi, na-misinterpret ko nga si Labi kanina. Hindi kanya binabas. Opo, kaya ka ako nag-apologize. Kung hindi niyo nakita yung apology ko kanina, sabi ko, mahal pa rin kita. I'm sorry na-misinterpret kita. Pero, usap tayo, Pim. Kaya sabi ko, Labi, nasa Facebook ka ba kita? Di ba alam mo Facebook ko? Ito type ko ha. Message ka po sa akin ha. Okay. Ito po. Lahat pong gustong mag-message sa akin, ito po ang aking Facebook. Ayan. Ako din. Message mo rin nyo ako, Tina Calo. Ay, Chang pala, Chang.
Yan, cham. Ang profile ko, Tinakano, yung nakasalamin po, naka-eyeglass. Tinakano. Labi ha, hindi kita makakalimutan. Bumalik ka sa aking puso. Ayan, eh, hindi ito ano kanta, kinantahan kita labi ha. Hindi nag-compose kita makalimutan. Number one kitang mahal na mahal kita. Ayan. Kaya pag mamahal ko kay Labi, nag-apologize. Gusto niyo po ano? Ay, ano kaya ako isama ko sa palaro mo sa birthday mo? Miss Marlene, ano kaya isama ko sa palaro? Paano po ang expression ni Miss Marlene kapag nagagalit? Oo. Ayan. Kaya isama mo niyo sa pag- expression ko pag ako'y nagagalit at ano ang mga mannerism ko kagaya ng kilay. Sabi ko, ay, Diyos ko, kilay is life. Sumanday, Miss Marlene, sumanday ako magpapalaro. Miss Marlene ako magpapalaro. Tapos ang ginagawa ko, inaayos ko yung aking bra. Ayan. Tapos pananalita ko. Ganda sabi ng Salinogan. Sige na, magpapaalam na tayo. Kasi masyadong emotional si Labi na napasa sa kanya ngayon. Umiyak na si Myla Dugelio. May ano, Labi? Labi, pasok ka? Hindi, hindi. Ano, Myla ano Dugelio, ibigay mo sa akin ang Facebook ni Labi para ma-explain ko po. Myla Dugelio, ibigay mo ang Facebook ni Labi sa akin para ma-reach out ko siya. Okay? Labi, 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 Labi. Mag-birthday si MC. Isa ka sa ano contestant na magpaano mag-impersonate mag-impersonate ba tawag doon impersonate impersonating Marilyn Chang. Salamat po oy Richa. Oy dumadami ulit ang viewers mo ha. Oo nga kasi pinapakanta ka eh tapos ako sasayaw. Naiyak na din ako. Labi, Labi, balik ka. Isa lang type ano okay type si Miss Marilyn energetic. Alam nyo, para ako nilalagnat. Ang taas-taas ng temperature ko ngayon. Ay, bakit tamad kasi ako hindi energetic? Eh, sabi ko sa iyo, 11 hours ako natutulog. Grace! Tamad, after dito, matutulog ulit ako ng mga 11 siguro. 11 hours. Nandito na si Richard Linogan. Sasayaw tayo. Ay, tika Richard! Akit ka! Ito hagdan, Kanta ka, kanta ka. Uy, kakanta si Richard. Uy, pasayawin si Marilyn Chang. Uy, ito na. Nasakit na lalamunan. Mary Jinky, ang mga lola si Gorlitz. Alam mo, napili ko ang tinatawag ni Kuya Bal na Gorlitz kasi alam mo, sexy eh. Sexing lola. Bagay ganyan lola, Diyos ko po. Sana all. Gusto ko yung sexing lola. Uy. Hot mama. Sandali lang. Paghahanap ako ng sasayawin ko, ha? Hindi, pakitin mo siya ito sa kakantahin natin. Akit ka na. Tatika-tika. Dancing Queen. Dancing Queen. Dancing Queen. La 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 la. Ooh, hey. You can dance. You can dance. Dancing. Yun ba yun? Oh, pagkanta. Dalam mo lang. Teka, mag-ready-ready mo na ako. Harang eh, harang-harang. Dang. Tumigil ka! Harang na to, pakakantahin ko lang Dancing Queen. Bago sa'yo yan. Ayan guys, isipin nyo, sumasayaw ang ating host dahil sa inyo. Hayaan mo lang maldir yung mga buses. Thank you for making me happy, Miss Marlene. Thank you talaga. Thank you. Pasubo ang matanda. Discover ko yata nung araw, no? Thank you, Pad. Thank you po sa ikutan niya. Nanonood. Ilang palipad? Next time, may palipad ka na.
Ano, parang video na. Ano na baro? Ano na baro? Bakit yun yun eh? Look like only 17. Ikaw na, sana all. Wow. Oh, masaya niya, pinasaya niya si 61. Talaga pinapasaya mo ako, ano? Pinapasaya mo talaga ako. Mm-hmm. Thank you for making me smile. Thank you for making me laugh. For making me happy. You're only 17. Okay, baba. Ayun ang hagda, mama. He said, Monica. Work out yan, work out yan. Ayan! Sinayawan ko kayo, mga muset! Giyo siya! Giyo, ayan. Diyo nahawa na sa'yo sa kasayahan niya. Oh. Nagpa-expel lang. Pinapatawa lang ako, Gio. Pasensya na kayo. Guys, pinapatawa lang ako ni Miss Marlene, ha? Talagang... No, kasi nag-iyakan kami kanina, Gio. Ngayon, bawi kami iyak. Ha? Pinabawi namin yung mga iyak. Ay, hindi tara si Richard Pogi. Ayan ako. Sorry, ayan na. Kanto ka na. Kasama ka rin sa pagsaya. Richard Pogi, kantuhan mo kami! Ay, nako, Ti Marlene, hindi ako marunong kumanta. Sasayawan kita, gusto mo? Sige. Pakita ko, sumayaw ka with me. Ayan, ito na tatanggal na nga. Ito, tatanggal yung legs ko. Sige. Giatay, dali. Giatay, Ti Marlene. Wala na, wait lang. Ay, sasabay na. Ay, may galap shout out pala kay Richard po. Richard Linogan po yan. Sasabay ang 61 years old na lola ninyo, oy. Ala ni Moyo, Gio. Gusto mo sasayaw si ito. Andito pa si Gio? Oh, hindi ko na sayaw tayo. Sige, patugtugan tayo ang kanta dito. Andiyan si Moyo. Moyo, kanta ka. Madam Bulos, kanta yan. Oh, Lux. Sino yung kakanta? Wala nga. Walang music. Patagtog ka lang. Patagtog ka. Magandang choices. Ikaw. Ikaw mo na. Wala. Minsan isasama natin siya. Ikaw. Maganda lang na ako sa sound system na Richard eh. Sasabay yan. Di Marlene, ikaw na. Ikaw nang patugtog. Ba? Hindi. Google ko lang yung music. Anong gusto mong music? Ikaw, kahit ano. Kundi sa titili na magpatugtog dyan. Anong song ang gusto niyo? Ano, ako, anong song? Oh, si Miss Tina Cano. Ang galing, galing kung sumayaw. Ngayon lang kita pagbigyan ha. Sasayaw ako sa live mo. Kasi sa live ko, hindi ako sumasayaw. Ikaw na. Oh, ayan. Ano ba yan?
Budots ba yan? Diyos ko, mapapasuko ang matanda. Mapasuko si Police. Ano ba naman? Grabe, ayan na, ready kayo na lang. Sa akin, pinaparusahan niya ang matanda. Teka lang, may commercial ang haba. Ano ba to? Mapalusahan ang gurlets. Ayan, pwede. Go, go. Wala ba kayong mga kamay, guys? Oo, oh, sige, sige. Ito na. Teka, teka. Yan. Lagasan mo, sinakano yung ano mo, yung sound system. Lagasan mo. Nakasal mo sound system. Budok siya eh. Malakas siya. Budok siya eh. Hindi marinig. Tanggal daw ang beriberi oh. Ay mga budok. Ang galing ni Marley. Out of the north. Nakasama mo yun. Hindi kasi yung ano, yung sound system ni Miss Tina eh. Ba, ano. Hawak, hawak pinto na si matanda eh. Yan, kasama mo matanda na. Oo nga eh, yung fairness na ang galing eh. Pero rumpit na pit eh. Nagagalaw niya yung katawan niya. Hindi kasi yung music mo. Ganda ng sayaw namin ni Rachel. Wait lang, wait lang. Wait lang. Wait lang. Hinap ako ng ano, ha? Wait lang. Lilipat ako ng Tutoy Bibo. Hindi kasi, ano, yung i-volume mo yung music. In fairness, ha? Ang ganda, ang galing ng ano mo, ha? Tutoy Bibo dance. Akala ko susuko. Sabi Tutoy. Ay, Diyos ko. Ito, okay na? Pag-aralan ko to. Leche. Okay. Ano? Malakas? Lagasan pa! Parang ikis ko. Remix pala to. Ang galing, galing. Alo, napaka-energetic talaga, oh. Ang tagal naman itong remix na to, ah. Ano yung budot? Budot siya, oh, budot? Budot. Budot. Budot ng tango. Ay, sorry po, sorry po. Walang lyric po. Hinihinga na si Bandang Sura dito. Bilis eh. Pero in fairness, ha, napaka-fitness mo pa, ha? Minsan gagawin natin yan. Oh, Diyos ko. Uy,
Pahinga muna si, ano, si Gorlet. Hindi ako nagsasayaw. My God, 4:30 in the morning, nagsasayaw si Gorlet. Grabe. Ang galing mo, Ti Marlene. Wala na akong laban dyan. Kaya ako, talbog din ako eh. Si Gorlet! Si Laulaw! Si Bano! Ah! Ayan, may nanalo na daw. Si Sip. Sabi ni Marie, ni Mary Jerry, patulugin niya ang lola niya, mag 4:30 na. Sa Florida. Oo, 4:30 na morning na dito, guys. Oo nga, para nga lang 30s nga si Miss Marlene, no? Grabe. Dalaga pa yung katawan eh. Di mo akalaing 60 na. Sana ganyan din ako pag tanda, pag 60 ko, Miss Marlene. Diba, guys? Di, kapag ay, mamamaalam na tayo, oy. Pahinga na si okay. Si Gorlitz. Gorlitz talaga, buwinas na to. Alam niyo po, guys, in fairness sa katawan ni Miss Marlene, isa ako sa number one niyang tagahanga. Kasi kahit bagong gising yan, kahit bagong ano yung ibang pagod pa rin. Nakikita ni Miss Tina, guys. Ay, kagigising ko lang ganyan. Alam niya, naguhubad sa harapan ko. Nakikita ko. Oo, nagbibihis ako sa harapan niya. Ay, wala akong pakialam. Sisters, guys. Sisters, ay, wala akong pakialam. James Brown. Sige, ito. Natawa talaga ako. Ay, sabi sis, kagigising ko lang. Minsan matutulog siya, maguhubad na siya. Ay, alis, bahala ka dyan. Matutulog na ako. Alisin ko nito. Hello. Hello. Oh, si Marlene, wala nang laban sa'yo. Ay! Talbog ka, kuya. Oo nga po eh. Ha? Give up ka na? Hindi, talo na ako sa'yo. Sumuko, sumuko. How to be? Bawa na ako sa'yo, bawa. Ay, si Marlene. Si Marlene, ngayon lang talaga kumakit sa'yo ha. Oo, ngayon lang first time. It's a surprise talaga. Thank you talaga. Oy, Richard Hotdog. Kababayan ba siya? Hindi, si Richard Hotdog. Hindi ko kababayan. Pero si Richard Hotdog, natilala ko yan doon sa Ilis nila Kanchon. Alam mo, palipat-lipat na pangalan yan eh. May Richard Hotdog, may iba-iba. Pero doon ko pinipin talaga, Richard Hotdog talaga siya. Alam mo, Ma'am Tina, magkasama kami dyan sa GC. Tinatawag ko yan, Ate Marilyn Ganda. Yun ang tawag ko dyan sa kanya. Tapos, hi, Richard Hotdog! Kasi inunahan niya kasi, alam mo kasi, sabi niya, Richard Hotdog daw siya. Ah, ganun ba? Sabi ko, maganda sana kung Italian hotdog. Hindi siya juicy. Ano yun sa Philippines? Juicy daw, fruity. Parang ganun na hotdog. Oy! Sabi ko, from now on, only Richard Hotdog ka na sa akin. Oh, yeah. Ayan, ang aking pagbabalik. Oh, Miss Marlene, how to be you po? How to be you po, MC? Oh, Chona, from Chona. How to be you po? Magaling pala sumayaw si Madam Marlene. Pwede ipangdaya. Ayan, Madam Chang, kanta ka ulit. Oh, bukas sa birthday po niya. Bukas na lang. Pahingahin niyo naman ang boses na mamalatok. Namamalatok. Si Ma'am Marlene Chang, parang 30 years old lang. Ganda pa ng katawan. Oh, di ba? Totoo yan. Alam mo, Marilyn, kumakanta ko sa... Lola nyo, 4:30. Saan ka barag-barag yung boses ko. Sa ILS ko po, barag-barag. Ah, hindi ko nabutan yung ILS mong kumakanta, pero alam mo kasi, pag nag-ILS kasi kayo, ibig sabihin, natutulog ako doon kasi magkaiba ng time natin eh. Nahirapan opo, 9 ko kasi ako. 9 po kasi ako ng gabi nag-ILS. 9. Ah. Wing 9 talaga, every other day. Ah, every other day. Sige. Okay, palitan kami ni Shell. Miss Marlene.
Miss Marlin, bababa mo na ako kasi ang mag-ama ko. Okay. Nakaalis sila sa... Ah, sige. Salamat talaga sa lahat. Dito tayo magtatapos po. Richard Binogan, kami po ay papasok po sa iyong ano pag naabutan namin ang... Kasi na may kalimbang ka naman sa akin. Pag gising ko, kalimbang mo tapos na. Kaya pag naabutan namin ang kalimbang mo ay on time pa rin, susugurin ka namin kagaya ng pagsugod namin kay Lakay. I love you talaga, Richard Pugi. Thank you po, salamat kami si Nakano. At sa lahat na nandito. Yan, Miguel of Shout Out sa inyo, ma'am. Miss Marlene, salamat po. Napaiyak mo man ako, pero napatawa mo ako at napahalikik ako talaga sa sayaw at sa kanta mo. Maraming salamat. Para ako naburutan. Bye-bye. Okay po. Bye-bye, Richard. Bye-bye, Miss Nakano. At sa lahat na nandito. Bye-bye po. I love you very much. I'm in love with you guys, as I always say.